They will try to neutralize the acid. Sa simpleng lengguwahe po, haharangan po nila yung asido. Para po yung components po ng produkto natin is almost intact inside your stomach. So nasa stomach po, they will proceed to your intestines. They will be absorbed by your circulation. And again, in 20 minutes time because of Lanatech, napakinabangan na po natin yung produkto C24/7. So think, Sanotech, Nanotech, and Phyto-Alcatech. Magandang-maganda ba pagkakagawa ng produkto C24/7 ngayong global? Yes! Palapakan natin ang maganda-maganda siyempre po. Now, in all honesty, walang sayang because from inside to outside, we're talking about fruits and vegetables. Yung labas po, yung covering pa lang, yung capsule po, vegetarian capsule na. We don't have any excipients. Sabi nga po, what you see is definitely what you get. So ang tanong ko with this guys, maganda ba ang carrier product ng AIM Global? Yes. Palapakan natin ang malakas po ang AIM Global. Yeah. Again, the reason why we are successful is because of C24/7. Guys, ang gandang produkto po. Pero ang tanong, Dok, pang-adult daw po yan. Yes, pang-adults po ito. Okay, C24/7 are for adults, guys. Pero sabi nga po, Dok, paano po yung mga kids? Ito na po magandang balita. Bukas po, ilalunch na po itong produktong ito for your kids, people. Sabay-sabay na po tayo, guys. Anong pangalan po ng produkto natin? KD24/7 Nutra Gummies. Dok, parang ginawang gummy bears. Yes, it's a chewable gummy, people. Sabi na, Dok, anong laman ito? Ito, pahapyo lang muna with 26 fruits and vegetables. Guys, the rest of the components po ang mag-i-explain na po bukas yung ate pong El Presidente, our visionary president, Dr. Cabanto. Kaya hindi ko muna ipiprep yung discussion niya. So, ibig sabihin mo, Dok, yung napapakinabangan po natin for so many years, this time, pati po yung mga anak natin, pwede na rin pong gamitin yan? Yes. Ang tanong ngayon, Dok, ano bang edad pwedeng simulan yan? Simple lang ang sagot ko. Pag kaya na pong ngumuya, pwede na ho, maliwanag ho tayo. Siyempre po, kasi nga gamis po ito eh, no? So, kailangan may ngipin ka at ngumuya ka para mamadurog ito. Are we clear with that one? So, tanong ko, lalo bang nagagandahan ng mga produkto ng ngayon global? Yes! Palapakan natin ang mga may-ari po ng ngayon global. What else? We have other products left para i-discuss. Ito po, puro pahapyo na lang po gagawin natin, ha? Pero may deal tayo. Bawat pangalan po ng produkto, isigaw natin. Okay po? Ang tanong ko, andan ho ba tayo? Yes! Okay, diretso natin. Ang pangalan po nito? Complete Phyto Energizer. Ilan po? C24/7 ilan? Galing. Very good listeners, people. Mas marami ng 6,000 phytonutrients po ang C24/7. Mas magandang di hamak. Pero ang tanong, Dok, maganda rin ba to? Guys, titigil niyo po, 4 years ago. Maganda ho yan. Bakit po? Diyan kami nag-member ng asawa ko. Talaga maganda po. But the big question is, people, Dok, do we need to explain everything again? Not anymore. Why? Because all of the contents of Complete is not part of what product? C24/7. Isa pa ho. What do you call this one? Resola. Ay, Dok. Binanggit mo na yan. Anong pinaka-function ba talaga? Paano bang humahaba ang buhay? Simple po. DNA repair. Once we're able to repair DNA, people, yung lifespan po ng cells natin, nahaba rin po yan. Pag humaba po ang lifespan ng cells natin, nahaba rin po ang lifespan ng buhay natin. Are we clear, people? So, maganda po. Now, may pampapayat din to. Yes, because the generic name of... Hindi naman, pwede, payat naman yan. Ha? Payat yung damit, no? So, the generic name of Restorelife is resveratrol. Proven to be a good anti-obesity product. Okay po? So, subukan nyo po, try nyo. What else, people? If you know someone who is suffering from diabetes, pakibigay po. Insulin sensitivity. They will help try to normalize your blood sugar. Pangatlo, guys, kagandahan din po dito kung may kakalala ng stroke. Pakibigay po, why? They will try to preserve the membrane of the brain cells. And finally, people, with anti-cancer properties. With anti-cancer properties. So think again, with all the contents and the functions mentioned, people, maganda bang produkto ng Resolife na ngayon global? Yes! Palapakan ka natin ang malakas, guys. What else? Beverage naman tayo. Let's talk about beverage. Simple pa naman ba? Masarap ho bang uminom ng coffee? Yes! Maganda ho ito. Isigaw natin. Anong pangalan po ng coffee natin? Leaven Alkaline Coffee. Alkaline. Very proud po ang AIM Global. Why? Because we are the first company na naglabas po ng alkaline-based coffee in the world. First alkaline-based coffee in the world. Now, ba't ginawang alkaline? Para safe po sa stomach natin. Pero people, simpleng warning po ah. Even if this one is alkaline, you still need to eat 3 square meals a day. 3 square meals a day para hindi ka mag-suffer ng ulcer. Are we clear, people?
Simpleng reminder lang po, ha? Next, Doc. Masarap? Uy, world class. World class coffee, coffee Arabica. Same coffee being used by Starbucks and even McDonald's, okay? Doc, safe sa puso, sagutin natin na malakas. Less caffeine. People say it loud, less caffeine. Hindi bibilis, mababang caffeine level. Third, Doc, 3-in-1, ay naku. Pasensya na po, mas konti po ito. Oho, 16,000-in-1. Maliwanag po, no? Parang dami. Okay, papatunayan ko sa inyo, talungan tayo. Ilan ang 5 to 10 ang complete? Very good. Ang ginawa ng kumpanya natin ngayon global, 1/3 ng milligrams ng complete. 1/3 ng milligrams po lang complete is now part of our living coffee. So this is a herbal coffee. Doc, do you mean to say that we're drinking a coffee that's world-class coffee Arabica, alkaline base with 1/3 of complete? Yes. So ang tanong ko, kompleto na ba ang laman ng living coffee lang ngayon global? Yes. Palapakan natin ng malakas syempre. What else? Choose your flavor. We have the latte, original, and of course, cappuccino. But there's a fourth leaven coffee na available na po. Okay, para maganda po, sagutin na natin to. And now, the healthiest coffee in the Philippines. This coffee, maganda po talaga sa mga diabetic. People, anong pangalan po nito? Leaven alkaline coffee, sugar-free. Dok, walang lasa ito. Walang ko, sugar-free. Members of Leaven Global, help me for this one, guys. Masarap ba ang leaven sugar-free na ngayon, Global? Yes! Yes! Ano yung mga first-timers ang isip, paano sumarap yung sugar-free? May dinagdag ho tayo. But before I explain that one to you people, pakita ko muna sa inyo to. We have 135 components in one and 16,000 phytonutrients in one. Second, safe sa stomach. Third, safe sa puso. And finally people, safe sa mga diabetic. Paanong sumarap? Ito po yung dinagdag. Sabay-sabay po. What do you call this one? Stevia. We are talking about 100% organic products, guys. And people, dito ako nabigla. Nung in-explain po ito ni Dr. Cabantog, talagang natuwa ako. Bakit po? Grabe ang tamis nito. 300 times sweeter than sugar. Guys, ako po yung professor ng biochemistry saka ng chemistry. All along, I was thinking that sugar was the sweetest. But I was wrong. This one is 300 times sweeter than sugar. Okay po? What else? Recognize na po ito as safe by the US FDA since 2008. And if you happen to be hypertensive, which I'm sure, one way or the other, some of you are suffering from hypertension, this is the right coffee for you. Okay? What else? If you're diabetic, yan po. With an antibacterial property that can strengthen your bone. And finally, with an antioxidant, anti-cancer properties. So guys, with all of the functions and the contents mentioned people, lalo bang sumarap ang living sugar-free na ngayon global? Yeah. Palapakan natin ang malakas-malakas muna yan, guys. Now, sabi na, Doc, so masarap po ito, ang ganda ng health benefits, pero puro pang adults, may pang bata pa ho ba na beverage drink? Siyempre po, ito naman for the kids, people. Anong pangalan po? May Choco. Alkaline din, safe ulit. With 1/3 of complete, meron din. Pero ito yung advantage, may docosa hexanoic acid or DHA. Guys, medical proven to improve your brain memory. Pampatalino po ito. Yung iba mukhang masama ang loob, Doc. Ngayon ka lang nagbanggit ng pampatalino, tapos pambata lang. Okay, lilinawin kong usapan, lilinawin ko brada, ang may choco, okay? Para sa bata, mukhang bata, isip bata, nagpapakabata, lahat ng bata, wag lang ng babata. Maliwanag ko tayo. Talagang sa'yo lagi bumabagsak eh, no? Pero talong ko, masarap po ba ang may choco lang ngayon global? Palapakan ka natin po ng malakasyal. Okay po, what else? Okay, diretso natin. Whitening product na po tayo. Let's talk about the beauty product, people. Guys, anong pangalan po ng produkto natin? White Line. So, Doc, pampaputi ang white light, syempre po. Magandang topic yon. Next, Doc. Ilan ang components? Dito kayo matutuwa bakit. We only have two components for white light. Kaya mabilis po itong i-explain. Kaya-kaya natin i-explain to. Okay, para maganda po ha. Again, isisigo ko po, tapos isigo nyo rin. Ang tanong ko, handa na ba tayo? Yes! Glutathione. People say it loud? Glutathione. Very good. For the members of AIM Global, for new members of AIM Global, and the future members of AIM Global, isulat ko po itong isusulat ko. Okay? If and ever, we will use and promote glutathione, siguraduhin nyo po na ang gagamitin nyo is L-glutathione. What is L-glutathione? L means what? Levorotated glutathione. That is the active form of glutathione. And also, they should be in the reduced form to be easily absorbed by the body. Clear? Next, it should be accompanied by ascorbic acid or vitamin C. Guys, again, scientifically proven people that without vitamin C,
glutathione will become useless. Why? It will not be able to penetrate your cell membrane. Now, lucky for us, in one plastic bottle po, magkasama na. Simple paggamit, i-check nyo po yung bote. Pagka-check nyo po, i-spray ka agad. Saan po? Sa bilingual, under your tongue. Sabi mo, Dok, pang paputi. Ilan naman dila? Di, Dok, dila lang ang puputi. Wala-wala. The real question is, Dok, tatala ba talaga? Tatala po. Okay, isipin nyo po. Imagine niyo, what if medyo tumaas po yung blood pressure ng magulang nyo? Tumaas ng konti, konti lang, mga 290 over 190 lang. Parang mamamatay na yung tando ka na po. Hindi po ho. Pag wala ka pa sa hospital, saan ka agad nalalagay ang gamot para mabilis tumalab? Yes. Why? We have so many blood vessels under your tongue. So, doon po papasok yung gamot and it will help try to normalize your blood pressure. Maliwanag po. So, same principle. I-check yung bote. May glutathione, may vitamin C. Spray. Ilan po? 3 pops, 3 sprays. Next rule. Ito na po, focus tayo. Do not swallow your saliva and let it stay under the tongue within 20 seconds to 1 minute before you swallow it. Let me repeat. 20 seconds to 1 minute. Guys, hindi ko po sinabing 20 minutes. Malamanag po. Kasi kung 20 minutes po, maglalawa na po dito yung laway nyo. Malamanag po tayo. So, glutathione will enter the blood vessels. It will circulate your body and some of them even go to your skin. Why? To inhibit the production of melanin. The one that will give you a brown coloring pigment. So people, as you are able to reduce the production of melanin, as your skin changes after 2 to 3 months, people, as it changes after 2 to 3 months, guys, expect that the skin that will come out will become lighter in color. Mas maputi na po yung balat na papalit after 2 to 3 months. Ang bilis nun. Randok, so maganda po. Pero, to paano ginagamit? Ito lang po. 3 pops. Every 4 hours lang. Yan. Okay? Diba, Dok, every 4 hours? Okay, sisimple lang ko. 4 times a day. Yan. Waking hours. Ano yung waking hours? Pag-gising lang ho tayo. Malamanag ko. Kasi bibilib naman ako sa inyo, tulog na kayo, nagugluta pa kayo, no? Ang tawag doon, desperado na ko. Malamanag ko tayo. So, how much po? 12 pops lang po. Yan. I will assure you, puputi kayo dyan. Kung di man sobrang puti, kahit konti po, puputi kayo. Pero people, yun namin kong usapan, napakinggan nyo po ito. The whitening effect of glutathione is just but one of its side effects. Let me repeat, that the whitening effect of glutathione is just but one of its side effects. Tama? Dok, ang ganda naman. Pumuti na, side effects pa. Eh, Dok, ano ba talagang pinaka-reason? Yung ba talagang pinaka-reason natin? No. People, for the members of AIM Global and new members of AIM Global and future members of AIM Global, the reason why we promote glutathione in our company is not because of the whitening effect. Secondary reason po yon. Our primary reason is what? Health reasons po ito. Painggan nyo po ito at isigaw nyo po. People again, what do you call this one? Antioxidants. Guys, for your information po, glutathione are being used by doctors in treating cancer patients. Maliwanag po, tumutulong na po yung panggamot para po sa may cancer. Antok, so, ibig sabihin mo pampaputi, antioxidant, anti-cancer pa? Yes. So, ang tanong ko, magandang produkto ng white light ng AIM Global? Yes. Follow-up pa ka natin syempre po ng malakas. Now, kung habang yung pumuti, kanina po may lumapit sa loob eh. Dok, pwede bang may combination yan? Naku, itong magandang combination po sa white light. Guys, perfect natin. What do you call our product? Perfect white. So again, we're talking about a whitening product. This time in tablet form, perfect white, white light. Anong difference? This one contains L-cysteine peptide, an amino acid, the component of glutathione. So, simply po, tableta, inumin nyo po. Guys, what will happen? It will stimulate your liver to produce more glutathione. So, it will also become glutathione. Are we clear? So, Dok, sino mas mabilis na malab? White light. Bakit? Glutathione na yan eh. Pero pag talab ng perfect white, pag na-convert na po yan, naku, ito na po, 3 to 5 times more potent. With vitamin C and with Botox effect. With Botox effect. Sino po mga first-timers pa po dito? Mga member na? Hindi pa? First-timer, syempre. Ilan taon na iha? 20 ikaw? 20 rin. So, 20 kayo parehas. Pwede na yan. Ma'am, kayong dalawa, gumamit na ba kayo nito? Gamit kayo. 20-20, pag gamit nyo ito, pitos na lang kayo. Nabira lang. 20 years younger means it will delay the aging process through Botox effect. Okay po ah. Yung po yung sinasabi ng anti-aging. Okay? So, Dok, Botox effect. Oh. Guys, if you will all use perfect white, I will assure you. Okay? Para po tayong binotox. Mm-hmm.
Hindi ho binatak ha binotok. Maliwala po. Why? We have two components for this one, people. First is what? Cysteine. A component of keratin, people. Tumutulong po sa balat yan para hindi po makapasok yung mga harmful chemicals and even bacterias. Okay? Pero pangalawa, dito po sikat ang mga Japanese scientists. Okay? Guys, ang pangalan po nito is astaxanthin. People, para maganda sabay-sabay po, what do you call this one? Astaxanthin. King of carotenoids, the one with anti-wrinkle properties. Ano? So, okay pala to, no? May anti-wrinkle na po, cysteine pa to, and okay lang pwedeng gamitin. If you will use this as an anti-wrinkle, start at 28 years old and above. But if you will use our product as an antioxidant, you can start as early as 18 years old. Below 18, I'm sorry, hindi pa ho pwedeng. Dapat 18 and above at least. Okay po? Now, doc, eh ilan ang gagamitin ko? Ay, konti lang. Once in the morning and once in the evening. Dalawa lang. Pero kung gusto mo talaga, sagaran ang batakan ng muka. Sagaran mo na ho, maliwanag ho tayo. So, ilan po? 4 tablets per day. Guys, sabi po ng mga Japanese scientists, if you will use or take 4 tablets of Perfocet per day, within 6 to 8 weeks, people, anong kagandahan mangyayari aside from anti-wrinkle? It will also help lower down your bad cholesterol and can improve your good cholesterol. Tok pampaputi. Antioxidant, anti-cancer, anti-wrinkle. Maganda pa sa cardiovascular system? Yes. Saan tanong ko, maganda bang produktong Perfect White na ngayon global? Yes. Hold on, paka natin syempre na malakas guys. Now, etong susunod, titigan nyo na po. Palagay ko dito, hindi nyo na ako makalimutan. Ang gandang picture ko nito. Guys, eto na po. Yan. Grabe ko. Laki nito do. Okay. Prangkahan tayo. Prangkahan tayo. Pag ganyan kalaki na po kayo, maganda po ba sa katawan yan? Prone ka na to suffer from what? Heart attack, stroke, hypertension, hypercholesterol, even diabetes mellitus. Ang tanong do, can we still do something with these people? Yes. People, remember that losing weight is all in the mind. Dapat you have to believe that you will really lose weight. Ako naniniwala ako eh. Naniniwala ako. January 10, nagsimula po ako mag-reduce. Kasi nakita ko po yung may-ari, nagre-reduce na. Si Dr. Cabantog. Nakita ko po yung training team natin, si Sir June Espinosa, nagre-reduce na rin. Ma dapat sumabay ako, tama po. People, ang kagandahan po, January 10 ako nagsimula mag-reduce. Ano pa lang po ngayon, February? 16? Almost a month pa lang po, di ba, no? People, I was able to lose 15 pounds na po. Palakpakan niyo po muna, no? Bilis, ano? 15 pounds. Ang average po, 1 pound per week. But as I was able to lose 15 pounds in just more than 1 month. Why? It's all in the mind. Tama? Anong kailangan mong gawin? Tips po, ah. First, diet. Uso po ngayon na singkamas. Lantakan nyo na ho. Maliwanag ko tayo. Wala pong calorie yon. Maliwanag? Pangalawa, avoid na yung mga soft drinks. Avoid yung mga soda, mga chocolates, mga ice cream. Kung nahihirapan kayo, dali nyo po sa akin, tutulungan ko po kayo. Maliwanag ko tayo na po, no? And, pangatlo po, ito yung parate po. Rigid exercise. Everyday po, badminton, jogging, okay, shadow boxing, ginagawa ko po yan. Why? To lose weight. Bakit po? Kasi masarap po talaga yung healthy ang pakiramdam mo. Tama ba tayo doon? At hindi lang yung pakiramdam, pati yung katawan mo, healthy rin. Tama po? Nang sabi po, Dok, eh, ano pang inilamang natin? Dito po, ito ginagamit ko rin. Dito lamang na lamang ang AIM Global. Bakit? We have a very wonderful product. People, anong pangalan po ng produkto natin? Slim and Trim. I'm using this product twice a day. Isipin niyo po, twice a day po. Sa ngayon po, ako po yung nasa normal body weight na. Ang hinahabol ko na lang, para talaga ideal na po, 8 pounds na lang. 8 pounds na lang. Bilis ano? Nakasabi, Dok, grabe to, para madaling tandaan po. Abbreviation ang tawag po, ST. Para sa mga sobrang? O kayo ang nagsabi, hindi ako. Okay po ha? So, capsule form, take it. Simple yung paggamit. Sabihan mo kaagad yung capsule ng 2 glass of water. If you cannot take 2 glass of water, kahit 1 po, pwede na po. That's 250 ml of water. As the capsule in the water goes inside your stomach, the capsule will absorb the water because of glucomannan properties. Tama po? So, it will be converted to become like a gelatin. 17 times its actual size. So, there will be a sense of fullness inside your stomach. Yung gantong kalit po will become as big as your fist. Ang laki nun. Pangalawa po, with Hujo Gordonay, appetite suppressant, people, mawawalan kayo ng ganang kumain. Yun, sigurado po ako. Pero guys, ha, tips. Even if you will take Slim and Trim, please lang po, kumain pa rin kayo kahit pa konti-konti. Tama? Okay. I-share ko sa inyo to. Few years ago po, may nangyari po sa dito sa AIM Global. Isang distributor,
bigay po nito sa kliyente. Ang problema niya, nakalimutan po niya sabihin sa kliyente niya na kahit po uminom ng Slim and Trim, dapat kumain pa rin siya. Nalabanig po? So, hindi po kumain yung kliyente. So, initially, nung ininom po ng kliyente isang produkto natin, isang capsule, after several hours pa lang, tumawag na po sa distributor natin. Kasi yung distributor po nagkukwento, i-share ko sa inyo pa paano pagkakwento niya. Sabi ng kliyente sa telepono, Sister, nangihina yata ako. Sabi, busy yung distributor kasi nagdi-discuss siya sa may kliyente siya ng time na yun eh. Sabi ko lang, Sister, medyo busy lang ako. Bukas, pumunta ka ng opisina. I-explain ko sa iyo kung paano mo tamang gagamitin yung produkto. Maliwanag po. So, isipin nyo, hindi pa rin po niya in-explain. Maliwanag po tayo. Ang taba ng kliyente, obese. And she need to take 3 capsules per day. So, umaga tanghali gabi, uminom po siya for 24 hours. Hindi po siya kumain. Maliwanag po tayo. Ano po? No, 24 hours, hindi kumain. Yun lang ininom. Kinabukasan, nakita po talaga sa opisina. Nakita dito. Pagkakita, guys, ito na po itsura ng kliyente. Sister, nangihina na ako. Ba't po nangyari? Before I answer that question, people, ang tanong daw, sa iba sa puso, sagutin natin, ha? No sympathetic effect. People, say it loud. No sympathetic effect. Hindi bibilis yan. Pangalawa po, Dok, baka magka-ulcer lang tayo, pampapayat yan. It will never happen. Why? Palagi kayong busog. Ano, Dok, paano tayo papayat kung palagi tayong busog? Tama po. Let me ask you guys, have you tried Sky Flakes? Sa babae po, pag nagmerienda niyan, okay na. Sa ating mga lalaki, bitin ang Sky Flakes, tama? Pero it already contains 130 calories. Yung isang pack noon, 130 calories, ang dami. Guys, ang laman po ng Slim and Trim, ito lang, 2 calories. The main reason why you still need to eat a little. Maliwanag po. Tapos, Dok, ang grabe pala itong Slim and Trim, ano? Busog ka na, wala ka ng gana kumain, tapos 2 calories lang. Yes! So guys, ano pong kailangan nyo gawin? Yung mga taba nyo ngayon. Taba nyo ngayon? May iba nagtatago na talaga ng taba, Ang sinusunog po ng katawan para po gawing energy. Maliwanag po. So ang tanong ko, maganda ba ang produkto ng Slim and Trim na ngayon global? Palapakan natin ang malakas po yan. Guys, auto! Unahan ko na po kayo, hindi po siya in love. Maliwanag po tayo. Ito po yung naatake na po sa puso. Uy, para maganda usapan, that is your heart. Para may bagong kayong kwento sa bahay, sabay-sabay po tayo, people. Can you please clench your right fist? Para magsuntok po. Look at your fist. That is the actual size of your heart. That is medically based. Yan po talaga. Next. Itong kamay mo, can you please place your fist at the center of your chest? And kindly tilt a little to your left. A little to your left. Can I see those hands? Gusto ko makita yung mga kamay niyo. Sige po. ilabas niyo po. Ayan. Nako, tita. Kinakabahan ako sa'yo. Ang taas ng puso mo. Baka maisuka mo yan. Parang goiter ang dating yun. Ibabay mo naman ang kaunti. It pumps blood to your body. Tama po? But the ironic part is it also needs blood coming from the coronary artery. Ito yung coronary artery, palalakihin ko. Tinan nyo, may bara, may blood clots. Why? Ang daming nakaharang na cholesterol which we're fond of eating every day. Dok, pinag-uusapan po natin dito is what? Heart attack. People, isipin nyo. Yung iba sa atin inatake sa puso, tama po? At pabigla-bigla yan. Mato po inatake sa puso. Why are they suffering from heart attack? It's mainly because of this. May clot eh. Let me ask you kung may bara ho dito. Kung may bara dyan. Kung may clot. Makakadali ho ba ang dugo? No. People, simpleng usapan lang po. If the blood will not be able to flow here, that specific muscle and part of the heart will die. Guys, remember, our heart follows the all or none law. Ano ho yun? If one part of the heart will die, the entire heart will die, and you will die. Maliwanag ko tayo. Pero ang tanong ko, do we need cholesterol inside our body? Yes. Pero guys, ang limit ng cholesterol, makinig po, is 300 milligrams per deciliter per day. 300 milligrams. Guys, sasample lang ko kayo ng mga pagkain po ng 300 milligrams. Masarap po ito. Una po, Big Mac na Mac. Ito. Yan, sarap, no? Pangalawa, champ ng Jollibee. Yun. Ito, mas mataas po. Triple deck ng Wendy's. Yan. Partido ho yan. Merienda pa lang. Okay po. What if ito pa ang minerienda mo araw-araw? Yan. Oh, grabe, no? Pampabata. Pampabata ng buhay. Maliwanag po. Why? Isipin nyo, may cheese, may bacon, may mayonnaise, may 4 na patties ng burger. Grabe. Each way, around 1/2 pound. Guys, anong katumbas noon? It's either you will eat 2 Big Macs, 2 Chumps, or 2 Quarter Pounders. Grabe, no?
And I'm sure people that every time you order Big Mac, you're not just ordering Big Mac, tama? Ano yung order nyo? Big Mac meal. And what is part of the meal? French fries. Guys, French fries. Sa mga may hilig po mag-French fries ito, mga bata-bata yung nakikita kong crowd eh. Sa mga may hilig sa French fries, ha, sabi po ng mga nutritionist, ang cholesterol content po ng French fries, kasing taas ng cholesterol ng Big Mac, maliwanag po? Oo, oh, eh iban di ba bitin pa? Humihirap eh. Big Mac meal, go large. Maliwanag po, no? Eh nabilao kang kok-kok plot. Maliwanag po. Pag sumobra po ng 300 milligrams, what will happen to you? Heart attack? Stroke, hypertension, or hypercholesterolemia? Sa tanong ko, pag mataas na po ang cholesterol, nakakatakot na po ba? Yes, sabay-sabay na po. Anong pangalan po ng product natin? Colidus, omega supreme fatty acid, found in sardines and tuna, people. Sabi po, dok, anong mga laman yan? Yung omega fatty acid, with DHA, that will improve your brain memory. EPA, that will lower down your blood cholesterol. And vitamin E antioxidants. Ladies, even if you're pregnant, you can still take the product. Why? So that your fetus, people, the brain of your fetus will improve kaagad. Magdi-develop kaagad. Okay? Ano to? So okay pala sa mga buntis? Definitely. Huling tanong po na kailangan pong itaas ang kanang kamay. Game na po tayo, ha? 35 years old and above, babae, lalaki po, pakitaas nga po ang kanang kamay. Sige po, huwag mahiya. So makita, 35 and above. Sa mga nagtaas po, ha, ito, walang exempted, ha, payat or mataba, yearly ho, magpa-blood cholesterol tayo. Now, ito ang isulat nyo. Yung mga numero. More than 150 milligrams per deciliter, more than 200, and more than 250, kindly take Colidus once a day, two times a day, and three times a day. As omega fatty acid goes inside your body, people, your blood vessels, they will prevent your cholesterol from clogging. Maghihiwa-hiwalay pa ang cholesterol. It's either they will bring it to your liver or from the intestines, saan po ilalabas yan? Shit, maliwanag ko. At inuulit ko po, ah, hindi po nakakasira ng atay ang Colidus. Tanta lang ko, maganda bang produkto ang Colidus na ngayon global? Palapakan natin ang malasyon, guys. So what else? Okay. Toothpaste na po. Guys, anong pangalan po ng toothpaste natin? Natural Essentials. People, herbal toothpaste, ang ganda po. Why? With an antibacterial properties that will also repair your gums. To, nagre-repair ng gums. Guys, madami na po ako naging pasyenteng may singaw sa AIM Global. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba yung nagkasingaw na? Masakit ba singaw? Hindi ka nga makakain, di ba? Kung tawagin namin yan, stomatitis. People, every time I give this product, Natural Essential, para maging toothpaste po nila, ang usapan average siya, 2 to 3 days after po, yung singaw po nila, yung stomatitis po, magaling na kagad. Why again? Because of Piper Vital and Aloe Vera. Now, kung maganda ho yun, sagarin ko na bakit po. Yung produktong complete natin kanina. Ilan ang phytonutrients? 16,000 phytonutrients. People, part na rin po ng toothpaste. So, do you mean to say that as we brush our teeth, people, the components of complete will enter the body? Yes. So, anong end product po niyan? Healthy na yung mouth mo, healthy pa yung body natin. Sa tanong ko, maganda ba produkto yung Natural Essential lang ngayong global? Paano pa natin ang malaki po siyempre yan? Now, eto people, maluda rin tayo ng sine. Masarap po ba maluda ng sine? Lalo na kung meron kang ka-holding hands. Maliwanag ko tayo. Pag wala, malungkot. Okay po, no? Pero this is E+, means what? Entertainment. Plus, what is plus? Privileges. Lifestyles. Upgrades or prices. Guys, initially po, syempre sa mga members ng AIM Global na meron na pong E+, 300 muna babayaran mo. Yung 300 na yon sa sine pa lang, sulit ka na. Bakit? May 2 movies ka na kaagad. At hindi na kasyang ilalabas mo sa sinehan. Swipe na lang ng card. Maliwanag po. Social. Maliwanag po, no? So, pero ito pong maganda. Ito, dito ako tuwan-tuwa. Siyempre, di ba? Pag ikaw yung nanonood ng sine, masarap ba may kinakain ka? Yes. Usually, bumibili ka pa, tama? Guys, ito pong libre. Ano yung libre? Drink saka popcorn. Walang gulas. Sulit to, people. Sulit to. Nasabi nga po, Dok, discounts and freebies from all partners. Ang dami, yo. Ang dami. May mga discounts tayo dyan. Pakita mo lang yung card, discounted ka na po. What else? Pati po yung snack bars, 5% ka na kagad. Yung 200 po, 10 pesos na kagad ang tinipid mo. At, yung mga old sine po, okay, 50% ka po sa SM. Now, what else? Updates and promos are available. And of course, pag nag-reload ka na po ng 500, consumable po yan sa sine. At hindi mawawala yung libreng drinks at popcorn. Maliwanag po. So, tanong ko, sulit ba ang loyalty card ng ngayon global? Palapakan natin siyempre po. Now, sabi nga po, we always save the first and the best products for the first and the last. Tama po. People, ito na po.
yung isa sa pinakamagandang produkto po ng AIM Global. Sabay-sabay na po. Anong pangalan po ng produkto natin? Vida. Cardiotutical drink. Drink Vida and feel Vida. People remember, for the first timers, that our company is a heart-friendly company. Pero bago po ako tuloy magpatuloy ng Vida, bago ko tapusin to, people, tayuan na po sa likod. May kiusa po ako sa lahat po, ah. Can you please lift your chair and kindly move a little forward? Compress nga po tayo. At wala pong silya po sa pinakalikod. Okay? Lahat po tayo mag-compress po. Sige po. Kasi yung kapartner ko po ngayon, ang tindi ho. Sige po, sige po, sige po. Kilos po. Yung mga members ng AIM Global na lalaki sa side na to, pakidistribute naman mga brad yung silya sa likod. Maraming po hong cheers dito sa side. Mga brander, yung mga members ng AIM Global. Pero pakidigay naman, ha. Yan, thank you very much. Okay po. Kasi mamaya, sigurado punong-puno na ulit yan. Okay? Handa na ho ba tayo? Yes. Hindi pa ho siya. Again, palapakan nyo nga po yung sarili nyo po for your cooperation. Salamat po. Guys, okay yan. So again na po, pakinggan nyo na po ito. Ito po yung pinakabagong produkto ng AIM Global. And remember people that AIM Global is a heart-friendly company. Why? Because aside from being heart-friendly, yung mga board of directors, training team, and the members of AIM Global, pati yung produkto po natin, heart-friendly po. Guys, ito po maganda. Sanay pong AIM Global sa first. First sublingual glutam. First alkaline coffee. Tama? And the world's first cardio-cutical drink with human clinical studies. Guys, when Dr. Cabantog presented this product for the first time, talagang nung nakatutok po ako, all ears, all eyes. Doktor po eh. Ba't po importante po ito? Pero mas importante pong may dadaanan sa gitna. Parang nawala. Nadaanan. Okay. Nabigla naman ako. No? Okay. Why? People, the main reason why it's quite hard to invite doctors to promote herbal products is mainly because of this single question na lagi namin tinatanong sa mga nagpo-promote ng herbal. Yung tanong po namin is, ito po, may clinical studies ba yan? Tama? Pag yun ang tinatanong sa atin, natatamahimena ho tayo, natitigilan ho tayo. But this time, members of AIM Global, sagutin yung doktor, Doc, meron po kaming clinical studies. Hindi po study, ha? We have 2 clinical studies for this product. People, bago ho yun. Lycoverin Nutriblend, Stevia. Guys, what product of AIM Global contains Stevia? Leaven, sugar-free. So, Doc, sugar-free. Yes, walang calorie, meron 12. Ito pa paano ay sugar-free nga? Ang ganda ng source ng calorie, galing po sa proteins. So ladies, if you want to lose weight, drink this product. Drink this product. Titigan nyo po si Dr. Cabantog. Kita nyo po ba si Dr. Cabantog last year? Yeah. Medyo malaki si Dr. Cabantog. Tingnan nyo po ngayon yung ating El Presidente. Tingnan nyo po bukas, mabibilib kayo. Ang laki na po ng na-lose na weight ni Dr. Cabantog. Why? Itong iniinom niya. Sabi po na, Doc, so maganda to, natural grape flavor pa. At ang tanong, Doc, ito ba illegal na? People, walang problema. Bakit po? Ang Vida po ng AIM Global, aprobado na po ng Food and Drug Administration of the Philippines. Malawalag po. So, safe. Now, what else? Ito na po. Ba't siya mampapayat? Okay, Resvida po. Members of AIM Global, remember that when you talk about Resvida, it is trans-resveratrol. Okay? It is trans-resveratrol. Guys, let me ask you, what product of AIM Global contains resveratrol? Restorelife. At sinabi ko kanina guys, kung gusto mong pumayat, gumamit ka ng resveratrol. Bakit? Pampareduce po talaga ang resveratrol. People, isipin nyo, 12 calories, good for the heart, good for the blood vessels, papayat ka pa. Ang katayap ngayon, DSM naman. Doc, ano yung DSM? Kanina, Nature's Way number 1 sa Amerika, tama po.
Pag pinag-uusapan naman yung perfect white, number one sa Japan naman yan, yung Kojin. Pangatlo po, pag pinag-uusapan naman po yung Resvida, o should I say yung DSM, yan naman po yung number one sa Europe. Saang parts ng Europe meron po silang office? People, Netherlands. Pangalawa, France, ang bibigat. At pangatlo po, Germany. So isipin niyo po, lalo bang nagagandahan ng mga katayap na ngayon global? Follow up pa kayo siyempre po natin, people. Eto na. Focus na po tayo. Published clinical human studies have shown that if you will take 30 milligrams, 90 milligrams, or even 270 milligrams of Resvida, initially, within 1 hour, it will cause immediate dilatation of your artery by around 62 to 91%. 62 to 91%. Ito kanyang artery. Simpleng papio lang po. Simpleng anatomy ho tayo. As your heart pumps blood that carries nutrients and oxygen, the one that will receive the blood will be the artery. Tama po? And from the artery, it will be distributed to the different tissues of the body. So, matanong ko kayo, para makarating po yung sustansya sa katawan natin, kailangan ba maganda po yung artery natin? Yes! Dapat lang! But there's a problem, people. As we reach the age of 35, kaya nga po lagi kong pinapalasong kami ng 35 and above, yung artery po natin sumisikip na po. Two factors muna babagaling ko. Number one is what? Cholesterol. Mag-accumulate po yan sa wall ng artery. That will cause atherosclerosis. That is hardening and thickening of the blood vessel wall. Sumisikip. At pangalawa is because of what? Aging. Yun po yung hindi mo na kayang iwasan, yung aging process. Sumisikip po, isipin nyo, kung yan ang daloy yan po ng dugo, ang tanong ko simple lang po, yung pressure po ba dito, yung blood pressure, tataas po ba? Yes. So ano mangyari po, Dok? Magsasuffer ka ng hypertension? Yes. Heart attack? Most probably. Stroke? Yes. So ang tanong ko, nakakatakot ba yun? But people, if we will take our product, within 1 hour po, ang laki ng ibubukas niya. 62 to 91%. So the simple question is, gaganda mo ba ang flow ng dugo natin? Yes. Magiging healthy ba tayo? Yes. Maganda ba ang vida lang yung global? Yes. Palaap pa ka natin ng malakas, guys. Now, that is according to Dr. Peter Howe. Pangalawang tanong, Doc, eh, ito, within 1 hour eh. Baka 1 day lang. What if araw-araw ko nang iinumin? Another published clinical human studies have shown that if you will take Resvida by 75 milligrams lang, guys, iunahan ko na kayo, one sachet of Vida na kaya mong itimpla sa 500 ml of water, okay, contains 90 milligrams of Resvida. 75 to sa atin 90. Lagpas na ba tayo sa requirements? Yes! Daily, ah. For 6 to 8 weeks, it will cause sustained, ang word sustained, artery dilation by around 23%. So isipin niyo po, kung araw-araw, lalong bumukas na maganda yung flow ng dugo ng artery mo, ang tanong ko, lalo ba tayo magiging healthy? Yes. Maganda ba ang vida ng ngayon global? Yes. Palapakan natin sa Dr. Iris Kanz, okay? Now, guys, hindi masira ang components, Vida technology. Ibig sabihin po, pag ininom mo yung produkto natin sa stomach pagpasok niyan, doon palang lalabas yung components po at 100% mapapakinabangan ng katawan natin. Now, Doc, paano ba sinusukat? May tinatawag tayong flow-mediated dilation. It's a biomarker and gauge of human cardiovascular health. People, eto na po yung device. Meron po tayo sa Inglobal niyan. Sabay-sabay na po, anong pangalan po ng device natin? CardioPulse. Again, tomorrow it will be explained by Dr. Cabantog. Sa ngayon, pahapyaw lang muna ng babagating po ni Boss. Ito po, when you talk about morbidity, sakit po ito, pampito ang heart diseases. Pero pag pinag-uusapan ng mortality, death ang pinag-uusapan, pang-una at pangalawa. Grabe, no? These are again the sad realities of life. People, 3 in every 10 Filipinos will suffer from heart diseases. Thinking that we are 500 inside this room, 500 tayo. Ibig sabihin po, approximately 150 sa inyo, kakasak sa puso. Benedok, sakit lang naman, okay lang. Ito matindi. Pag nagkasak sa puso, tinan niyo yung ratio. 70% of those people that will suffer from heart diseases will what? Will die. So, ibig sabihin po, kung 500 tayo sa kwatong ito, 100 sa inyo, will die. Maliwanag po. So, hindi magandang ratio. Tama? Pumapatak yan, 1 is to 5. Tama? Grabe. Ang dami nun, Doc. Now, ito na po. What's the main culprit for this one? Atherosclerosis. Anong nangyari po? Plaque build-up. Ito na po. At pag pumutok pa ho yan, lalo kang delikado.
Now, sabi nga po, Dok, anong mangyayari? Eto, mangyayari sa'yo. CPR ka. Cardiopulmonary resuscitation. At kailangan mo ng defibrillator para po yung puso mo, okay, mapump na maganda ulit. Yung electrical impulses po, magbalik sa normal. Eh, buti ko meron ka ambulatory na defibrillator. Sa Pilipinas po, usually po, nasa hospital yan. Tama. Eto, isipin nyo ha. Inatake ka sa puso, buhay ka pa. Kaso ang sakit. Tapos dinadala ka na sa hospital. Kaso inabot ka ng traffic sa EDSA. No? Patay! Malamanag yun, no? So, matagal-tagal pa ako sa emergency room. As a family med resident po, ang dami ko nakitang namatay kasi hindi umabot po ng hospital. Why again? Because of traffic. Now, sabi nga po, Dok, anong kailangan gawin natin? May mga diagnosis non-invasive. X-ray ka, 2D echo, ECG. Ito, mura po ito, CT scan. Mga 3,000 yung pinakamura. Mura lang. Ito, mas mura. Maraming mga 10,000. Malamanag po, no? Pero non-invasive. Now, let's go invasive, people. May tutusok sa'yo, angiogram. Mura lang to. Ito lang, oh. 100,000 lang. No? Murang-mura, no? Eh, Dok, ang problema, pag in-angiogram ka, guys, dapat handa ka na sa susunod. Ano yung susunod? Angioplasty. Mas mura to. 500,000. Malamanag po, no? May papasok pong catheter sa singit mo, sa artery. Diretso po ng coronary artery yan. May stent po dito with deflated balloon. Pag naipasok na po, yung balloon po i-inflate na. So, yung stent lalaki po. Pag na-inflate na po yan, i-deflate ulit yung balloon, tatanggalin na po yung balloon, so yung stent lang ang matitira. Para yung artery mo, nakabukas po. Tama? Ang ganda! Ang ganda rin ho ng presyo. 500,000, maliwanag po. May mas malupit pa dito. Pag sira na po yung artery, ano nang gagawin? Heart bypass na po. 1 million papataas na ho yun. Guys, maganda ho ba yun? Hindi. Operado ka pa. Tama? So, Doc, what do we need to do? What should I do? First, know your potential risk of heart attack or stroke. Simple lang yan. Number one, are you obese? Are you overweight? Number two, 35 and above? Number three, do you smoke? Do you eat fatty foods? Number five, does it run in the family? Next, mataas ba ang cholesterol mo? Hypertensive ka pa? Ito may pangalawa. Know the amount of plaque buildup or blockage in your arteries. Third, know the condition of your blood circulation. And fourth, ito, hindi ka makakalusot. Know the level of your physical and mental stress. Let me ask you, lahat po ba tayo may stress? Yes. Imposibleng wala. Tama po. Titigan mo yung katabi mo, titigan mo. Yan yung walang stress, yeah? Now, introducing po, the most advanced non-invasive angiogram, categorized as class 2, medical equipment by US FDA and made in South Korea. Ano? South Korea, uy. Pag pinag-uusapan ng South Korea, high-tech na po sila. Tama po? Number one, Kia Motors. Tama? Ganda. Pangalawa, Hyundai. Ang ganda rin po. Pangatlo, tumatindi. Gangnam Style. Malawala. Kinikasaya, when you talk about South Korea, world-class po ang produkto nila. What else, people? Ito na po. Sabay-sabay po ulit, people. Anong pangalan po ng produkto natin? Cardio po. Fast, safe, convenient, accurate diagnosis. Non-invasive, of course, affordable. Ito po yung screen ng computer, syempre. Ito lang yung device, oh. Kasing laki lang ng stapler. Ilalagay yung index finger, nakaipit yan na ganun. Electrical impulse po yung monitor. So, what will be monitored here, people? Ito po. Unang-una po, sympathetic, parasympathetic nervous system. Pangalawa, physical and mental stress. Nakalagay po yun doon. Kanina po, may binasa na ako eh. Pangatlo po, heart rate. At pangapat po, yung lumen ng blood vessel mo. 1, 2 is good. 3, warning po, saka 4. 5, baka kailangan mo na magpa-angioplasty. 6, 7, may paglalagyan ka na. Maliwanag ko tayo na po. At hindi may iwas ang why. Aging process. Aging process. Guys, sabi nga po natin, Dok, early detection is the key? Yes or no? Yes. Prevention is better than? Cure. Guys, invest for cardiopulse testing. Bukas po, if I finalize na po ni Dr. Cabantog kung magkano po ang presyo ng cardiopulse for the members of AIM Global. Maliwanag po tayo. Pero inuunahan ko na kayo. Pag hindi ka member ng AIM Global, doble ang presyo niyan. Tama po? So, mamili ka, cardiopulse testing na reasonable ang price or angiogram? Reasonable, reasonable. Oh. Ito, mas reasonable po. Angioplasty, 500,000. So, ano mas maganda? Angioplasty, angiogram, or cardiopulse? Cardiopulse, people. Sabi nga po, early prevention is the answer. Yes. Siyempre po, people, monitor your heart with cardiopulse test. Ang tanong ko, maganda ba ang mga produkto ng AIM Global? Yes! Uy, tomorrow, Akita Kids, Executive Night, sinulit ko po. For the Silver and Gold Executive, okay? Plus the launching of KIDI 24/7, of course,
cardiopulse. Okay? Now, people, February 17, that will be tomorrow at 3 p.m. At Peel Sports Arena or formerly called as Ultra. Members of AIM Global, dapat po nakapula tayo. Wear something red. Bumunta kayo ng last event natin. Yun tayo, lahat ay naka-blue. Ang ganda tingnan, di ba? Bukas naman po. Dapat po united tayo. Okay? Dapat iisa ang dating natin. Pula po tayo bukas. Nagkakaunan mo ba tayo? Yes. Magkikita kita ba tayo bukas? Yes. Now guys, again, maganda po ba ang mga produkto ng AIM Global? Yes. Palakpakan natin ang malakas mga produkto natin, guys. Now, dami na, no? Dami na. People, ito lang po masabi ko sa inyo. With Alliance in Motion Global number 1, we can reach your dreams. We can reach your dreams. Second, you can live life complete 24/7. And third, we will have a healthy life. Let me ask you, do you have dreams? Yes. May pangarap ba kayong lahat? Yes. Lahat tayo may pangarap. Walang age ang pangarap. Matanda, bata, lahat nangangarap. Lahat nagde-dream. Tama po. Ito na sinasabi ko lagi, people eh. Please hold on to your dreams tightly. Don't let it go. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung hindi mo naman makuha yung pangarap mo ngayon, sooner or later po, makukuha mo yan. At guys, tutulungan ka po ng Alliance in Motion Global. Walang ko tayo doon. Okay? Tama ka ko ho ba? Yes. Siya lang ang payag eh. Yung iba, masama pa rin ang loob eh. Anak ko ho ulit. Kanina po yung bunso, si ate na po ito. Eh, she's already 11 years old, no? Ang laking bata nito, mga 5-footer na po. Pag yan ang kasama ko, guys, nakutuwa ako. Lakas wigaw, parang kayo. Every time we finish our presentation, sinasabi po namin, Alliance in Motion Global, power! Okay? Ngayon, puno na tayo. Yan ang magandang tingnan lagi, yung punuan eh, no po. So, guys, maganda ba sa AIM Global? Masaya ho ba? Siyempre, pag sumasagot ng guest, yung ganyang karami dapat, yung dumadagundong yung kwarto po, sa lakas po ng sigaw natin. So, ang tanong ko, ang dami ho ba tayo? Yes! Okay po. Maganda ba ang produkto na AIM Global? Yes! Gagamitin ba natin yan? Yes! Pero may mas magandang usapan po, usapang negosyo. Siyempre, hindi na po ako yon. Sabi nga po nila, if you will look for a speaker that will promote the products of AIM Global, then look for the medical consultant of the company. Guys, pakilala lang po ah. Mga may-ari po, Dr. Cabantong, Sir John Aspirin, Engineer Francis Miguel. Training team po, Sir Ernal Limpin, Sir John Espinosa, and of course, Engineer Jorge Gonzalez. Members of AIM Global, again, may libro po tayo sa AIM Global. Kung gusto mo talaga maging confident sa promote ng produkto natin, yung hindi ka kakabang kahit sinong kaharap mo, kahit doktor pa ang kaharap mo, magbasa ka. Magbasa ka. Read the book of AIM Global. This is just an initial presentation among the products of AIM Global. Pero palalimin niyo po ang kalaman niyo. I do advise you to read the book. Maliwanag po. So, ang tanong ko, maganda ba ang mga produkto natin? Yes! Now, siyempre po, kung gusto mo maging milyonaryo, okay, maghanap ka ng taong marami ng ginawang milyonaryo. Okay? Guys, pag itong kapalo ko talagang tuwan-tuwa ako, bakit po? Isipin niyo po, 4 years pa lang ako sa gantong negosyo, siya po, 16 years na po. Kung tawagin po namin yung kapalo ko ngayon, training specialist ng AIM Global. Maliwanag ko tayo noon. So, part po ng training team, tatlo lang yan na mamili kayo, Sir Ernal Limpin, Sir John Espinosa, and of course, Engineer Jorge Gonzalez. Guys, pag sinabi po ng training team, aside from the board of directors, sila lang po yung cream of the crop. The best amongst the best, sabi nga po natin. Okay? So guys, pag ganun kagaling po ang speaker at marami ng ginawang milyonaryo, di ba dapat ay very warm ang welcome natin? Yes! Oops! May tamang proseso. Maliwanag po. Pag sinabi ko isang complete, ha, isang malakas sa palakpak, sabay-sabay na to, ha? Isang malakas sa palakpak. May kasabay po yan. Padyak sa sahig. Yung mga nasa likod po, pakitingnan nga po yung mukha na nasa harapan nyo. Tingnan nyo po. Kung inaantok ko, pakitadyakan na ho na magising na ho, okay? Usapang business, gising na po. At isang sigaw ng woo, okay? Isang sigaw ng woo, sabay-sabay na po. Ang tanong ko, handaan mo ba na yung lahat? Yes! Isang kablit! Woo! Dalawang kablit! Tatlong kablit! At milyong-milyong kablit kay Engineer Jorge Gonzalez! Thank you, Doc Butch. Palakpakan naman natin si Doc Butch Villena. Thank you. Good morning. Yun na ba pinakamalakpas na palakpak ng mga payaman? O mas lalakas pa yan? Ayan. So, pag payaman ka, dapat malakas ang palakpak talaga. But before anything else, I'd like to welcome yung mga bago. May mga first-timers po ba tayo ngayon? Palakpakan naman natin yung mga first-timers natin. Thank you for coming. And of course, hindi magiging possible yung pagpunta ng mga first-timers kung hindi sa
kakulitan ng mga nag-imbita sa inyo. Kaya palakpakan nyo yung mga nag-imbita sa inyo. Ang babait niyan, di ba? Ang babait na nag-invite sa inyo. Tama? Pinakain pa kayo? Hindi kayo pinakain? Sabi nito, hindi pa. Well, huwag kayong maglala. Mamaya, pagkatapos nito, I have good news for you kasi kayo magpapakain sa mga nagtipagdala sa inyo. Ha? So, pagpapasalamat. Anyway, nasa second part na po tayo ng orientation natin. My name is Jurgen. Ipapakita ko naman sa inyo yung earning potential ng business. Okay lang ba yun? Yeah. When you say earning potential, ang pag-uusapan natin, Rene, yung PowerPoint. Ayan, thank you. So, syempre, pag pinag-usapan ng earning potential, ano pag-uusapan natin? Kitaan. Okay lang ba sa inyo yun? Yeah. Ayan. Kasi maraming mga tao, pag pinag-usapan ng kitaan, medyo awkward sa kanila. Kasi iba-iba po ang values ng maraming tao eh. Tama ho ba? May mga taong pag pinag-usapan ng pera, awkward for them kasi ang iniisip nila, magmumukha silang pera. And at the same time, pag kami naman, nag-explain kami tungkol sa finances at pera, ang tingin sa amin na maraming tao, mukha rin kaming pera. But let me tell you, ladies and gentlemen, once and for all, importante ba pera? Yes. Oo naman. Kasi dalawa lang ang prinsipyo ko sa pera. Una, money may never be the most important thing in the world, but everything that is important is affected by money. Tama ba? Yes. Sa Tagalog pa, hindi man daw pinaka-importante ang pera sa mundo, pero lahat ng importante, apektado ng pera. Pangalawa, you cannot buy everything with money. But without money, you cannot buy anything. Kaya tigil-tigilan na natin yung mga hindi kailangan ng pera. So for today, for tonight, pag-usapan natin for the meantime yung finances, pagkakakitaan. Okay lang ba sa inyo yun? Yes. Kasi maraming mga tao, una, may mga pangarap. Ang problema, kaya hindi nila nakukuha yung mga pangarap nila, simple lang, walang pambili ng pangarap. So bago makuha yung pangarap, hanap muna tayo ng pambili. Problema, walang pambili kasi walang naiiwan sa kinikita. And most people are like that. I myself was an employee several years ago. Isa po akong engineer but before I was engaged in energy development program bago ako nag-networking. So connected po ako sa isang oil company. So the first time umattend ako ng seminar ng networking, alam niyo mga kaibigan, hindi ako makapaniwala. Kasi iba yung ano eh, iba yung level of belief, iba yung acceptance ko. Isipin mo, ang pinaliliwanag sa akin ng mga panahon na yung dreams. Makukuha ko daw. Ang pinaliliwanag, shampoo, aloe vera. Kikita daw kami 50 mil buwan-buwan. Sa loob-loob ko, ilang kontrak ng shampoo ibebenta ko para kumitang pito. Eh, dinemo, pampatubo daw ng buhok. O, hindi lang kalbo hahanapin ko bago ko kumita. You know, for several years, I've been doing networking for the last 17 years. 17 years na po ako nag-networking. There's nothing wrong about the business. Marami mga tao hindi naniniwala. Hindi naman dahil sa hindi maganda eh. Marami tao hindi naniniwala sa laki ng kitaan. Lalo na mamaya, paliliwanagan ko kayo, may kumikita dito 100,000 buwan-buwan. Paano ka maniwala? Lalo na mamaya, dito sa AIM Global, may mga individuals, may mga distributors kami, kumikita ng kalahating milyon buwan-buwan. At hindi lang buwan-buwan. They are making this money for the last 2 to 3 years, every month. Paano ka maniwala? Ang laki sobra. Mga Pilipino, paliwanagan mo 10,000, yan, totoo yan. 12,000, yan, totoo. Eto, ha? Nako, racket. Drug lord yan, kalahating milyon, drug lord. Di maniwala. Bakit? Kasi nga, syempre, dito naka-contain yung tinatawag na, meron kasi tayong tinatawag na mental wallet eh. Pag sabing mental wallet, ito po yung kapasidad natin para tanggapin kung anong kitaan lang para sa utak natin yung totoo. Pag nasanay ka for 10 to 12,000 for several years and then you're gonna attend a seminar na mag-offer ng kalahating milyon, 100,000 piso, buwan-buwan, paano ka maniwala? It's exaggerated, pretty exaggerated. Tama ba? Kaya nung matanda ko ng seminar, sabi ko sa kaibigan ko, pare ko na lang, pag mayaman ka na, balikan mo na lang ako. Sabi nung kaibigan ko, hindi bro, subukan natin, kikita tayo. Sabi ko, hindi natin linya yan, ano ka ba? Alam mo, sabi sa akin, linyahin natin, kikita tayo. Para hindi na lang mapahiya, sabi ko, pare, sobra. Sobrang busy ako eh. Para hindi na lang mapahiya ba? Kasi yun ang pinakamagandang manner of rejection eh. Yung sasabi mo, wala akong time eh. Alam mo, sabi sa akin, pare, bigyan mo ng time, kikita tayo, sabi sa akin. Nung tinanong ko, magkano na ba kinikita mo? Alam niyo sagot? Wala pa, pero sabi ng speaker, kikita daw. Kaya mag-join tayo. Paano ka maniwala? So, meaning, maraming din niwala kasi nga, may mga nakagawian na tayong belief system. And unfortunately, pagka medyo hindi naka-align yung belief system mo sa ganitong business, di ka maniwala. Paano ako naniwala? Well, after several months, yung kaibigan ko nagtuloy.
After several months, binalikan ako, nag-drive ng kotse. 7 buwan lang ang nakaraan, nakabili ng kotse. Eh, nung college kami, jeepney driver lang. Sinasamahan ko pa mamasada. Pag nasa Quiapo kami, ako yung Pasig ng Pasig. Pag nasa Pasig kami, ako yung Quiapo ng Quiapo. Pasig-Quiapo eh. Binalikan ako may kotse. Eh, pareho kami working student nung college. Doon nag-iba yung pananaw ko. Kasi resulta na yun eh. At the end of the day, you can dispute anything. Pero hindi mo kayang hindi i-deny pag nagka-resulta. Tama ba? So, nung nakita ko nagka-resulta, sabi ko nung una, ayoko ng benta-benta. Pero nakita ko yung kotse niya, sabi ko, June, kahit mani, ibibenta ko, magkakotse lang ako katulad mo. So, ang point doon, well, just a metaphor, ang point doon, gagawin ko lahat para magbago rin yung buhay ko. Kayo ba ganun din? Yes. Oo naman, kasi ilang ba dito yung araw-araw, nagsasawa na rin sa ginagawa niya. Araw-araw, pumapasok na, yung nagre-reklamo sa sweldo, sa kumpanya, sa boss, nagre-reklamo sa trabaho. Pero magugulat ka, araw-araw, pumapasok ka pa din. Tama ba? Ilan dito yung mga taong nagsusurvive? Survival means, you're not working to get your dreams anymore. Most people do not work to get their dreams anymore. Most people, they just work to survive. Ganun talaga eh, kasi 10,000 kikitain. Ang gastos, 10,000 rin. Wa, maiwan. May mas malala doon, 10,000 sweldo. Ang gastos, 12,000. Day in, day out, end of the month, tuwing 15, wala nangyayari. Wala po masama sa pagiging empleyado. Galing po ako doon eh. Kaya lang, we would like to tell you, there is a better option. May mas maganda pong choice. Yun po yung networking. Bakit alam ko to? 17 taon na po ako nandito, full time. Can you imagine? 17 years. I started the business when I was 21. Oh, that gives you an idea kung ilang taon na ako ngayon. 28. 38 ka dyan. 21 plus 17, di 28. So, 17 years mga kaibigan. And for the last 17 years, ang dami ko na nakitang tao. Tao dito sa InGlobal na nagbago buhay. May kasama kami ang pangalan Leo Kaduyak. Di ko malimutan to. Si Leo Kaduyak, nag-join sa business, alam nyo background? Grade 5. Ano nga po, hanap buhay? Tricycle driver. Nag-join. Pinaliwanagan kung anito negosyong to. Right now, we're very proud of Leo Kaduyak. You know why? Si Leo, sikat na sikat sa Tagbilaran, taga-Bohol eh. You know why? Kasi, nakabili ng brand new Mitsubishi Pajero. Last December, bumili ng bagong Toyota Fortuner. Grade 5. Ilang taon na sa negosyo namin? Mga 4 years, 5 years na sa business ng AIM Global. May na-recruit down the line. Ang pangalan, si Wilfredo Laway. Hindi ko malimutan apelido, Laway eh. Ano background? Grade 6, tricycle, tuyo, vendor. Naniwala rin sa AIM Global. Alam mo, yung tricycle, yung tuyo, vendor, after 8 months of doing the business, he was able to purchase his own Hyundai Accent because of the business. Grade 6. Ang twist, ang nagpaliwanag ng negosyo dun sa grade 6, yung grade 5. Galing, ano? Tiyan mo to, ha? Grade 5, grade 6, may kutsi. Dami kong kilala, cum laude, wa kutsi. Tamaan, ha? Huwag kayong magagalit, ha? Hindi kayo pinatatamaan ko, yung katabi nyo. Ay, yung katabi mo, ikaw din katabi, kaya ikaw din yun. Ba't ganun? Ba't may mga ganito? Hindi nang tatapos dyan. Pumunta tayo ng Davao, in the name of June Agaraw. June Agaraw was a simple embalmer. Joined the business, bago bahay, 3 kotse. Naka-Montero, naka-Hyundai Tucson, ang last na pinurchase niya about 6 months ago, is driving an H2 kulay black na Hammer, embalsamador. Let's go to Cebu. May kasama kami, ang pangalan si Annie Membrillo. Annie Membrillo was just, you know, peddling, nagtitinda lang ho ng banana queue. Umatay ng seminar, nakita yung C24/7. Natuto magbenta. Sabi niya sa loob-loob niya, matututo magbenta. Ito, mas malaki pakikitain ko kaysa banana queue. Kaya lang, other than selling, natutunan niya yung networking. Right now, si Annie Membrillo, mga kaibigan, banana queue vendor. Sikat na sikat sa Cebu. You know why? Because she's now driving her own Kia Rio. Ito, masakit. Nung interview ko, sino na nag-drive? Akala ko yung asawa niya. Hindi, siya mismo. Pumunta tayo ng Lalo, Cagayan Valley. Ang pangalan si Margie Sabandal. 4 anak, single mother. Baryo nakatira. Yun yung lugar na kailangan mo pang umalakit ng bubong ng bahay para magka-signal ang cellphone mo. Natuto mag-networking. Right now, Tita Margie, sikat na sikat sa lugar nila because she's driving her own Toyota Innova because of Alliance in Motion. Can you imagine, ladies and gentlemen, these people are living their dreams and yet a lot of people are still close-minded in network marketing. Where a lot of people are getting their dreams in this business, a lot of people are working so hard,
not for their dreams anymore, but for their boss's dream. Unfortunately, at the end of the day, if you work for someone else, you'll never become financially free. At the end of the day, as long as you're beholden to someone else, that someone else will become successful, tapos ikaw, ganun pa din. Again, wala pong masama dun. Kaya lang, sabi nga nila, recognition is the first step towards transformation. You have to know the truth so that the truth shall set you free. Tama ba? Sang free? Financial freedom. Kaya ngayong gabi, meron kaming proposal na pwede rin magbago buhay mo. Ito naman, marami, take it or leave it. Magustuhan nyo, pag-usapan natin. Pero kung hindi, okay lang. Kaya lang, if you keep clenching, if you keep clinging to an old set of beliefs, ladies and gentlemen, I'm sorry to tell you, magiging obsolete ka na. While more and more people are becoming so successful in networking, a lot of people are still in their dark ages. That's why you have to open your mind. Alam nyo po nung araw, bago ma-invento gravity, bago nila ma-discover ang gravity, it was believed na ang mga bagay, pag binato mo, kaya humihinto, nung hindi pa alam ang gravity, ah. Pag binato mo daw yung bato, ba't siya humihinto? Ang alam ng mga tao, alam nyo ba't humihinto? Dahil napapagod. Kunwari, rock, when you throw the rock, it stops after a while because the rock gets tired. That was an old belief until they discovered gravity. It was believed that the alam niyo ba ng mga panahon na yon? Yung pride natin, unahin natin yung comfort zone natin. Walang mangyayari. Wala naman humakikinabang dito kung di kayo. Sumama kayo, kayo rin makikinabang. Kung hindi, okay lang din. Paano ba yung negosyo? Nasa distribution ng negosyo. Kaya lang, method of distribution, ang tawag, networking. Ang networking kasi, mga kaibigan, masyado lang na misinterpret. But ang network marketing, by definition, is a system of distribution. Imbis na yung produkto, bibili mo sa Mercury Drug, ganito, concentrate ka sa benta-benta, yayaman ka ba? Hindi. Bakit? Ang produkto, ang mura. Ang produkto, libo lang eh. Hindi katulad na ang produkto, halimbawa, million. Halimbawa, ang produkto natin, real estate, condominium, insurance, million yan. Pag nakabla ka ng 25%, maganda nakita mo. Eh, alam nyo magkano pinakamahal product? 2.5. Paano ka maging milyonaryo sa 2.5, 25%? So there must be something else na ginagawa namin. Ang tawag doon, networking. Instead of you just selling the product, wala kasing yumamang negosyo, nag-iisa lang siya na tindahan. Ang gawin mo, mag-expand ka. Parang ginawa ni Jollibee. Jollibee happens to be the number one fast food chain in the Philippines. You know why? For the year 2012 alone, first quarter of 2012, bumenta sila ng 3 bilyon piso. Paano nila nagawa yung 3 bilyon pisong benta? Ang dami nila outlet. Hindi lang sa Jollibee yun, di ba? Inacquire pa ng Jollibee ang Chowking, Greenwich, Red Ribbon, and recently, ang acquisition niya, yung Mang Inasal. Ano ginawa ni Jollibee? Networking ang tawag dun. Nag-expand siya ng business. BDO, alam niyo ba yung BDO 10 years ago? Naririnig niyo, hindi? Hindi, ang sikat 10 years ago, BPI, Metro Bank, yung mga yan. Pero ngayon, di naman BDO. Bakit? Ang aggressive ng BDO, nagbukas na bukas ng outlet. Hindi lang niya binuksan yung out. Binago niya pa ang banking hours. Dati, 9 to 3 lang ang banko eh. Pinalitan ni BDO, naging 9 to 5. Pag nasa mall pa, yung BDO, hanggang ano oras? Alas 7. Kaya matagal-tagal ka bago putukan ng cheque. Kasi mapupondohan mo. Ano ginawa? Networking. So dito, ganun ka din. Imbis na ikaw, magbebenta lang, mag-expand ka. Paano? Sa pagre-recruit. Kaya sa networking, may recruiting. Dahil ang purpose ng recruiting, expansion. Kasi pag sinabi mo, ay, ayoko dyan, recruiting. Hindi mo alam yung recruiting happens to be the most important technique to wealth. Ang tawag doon, law of leverage. The ability to multiply your time through others.
Pag hindi mo na-multiply ang time mo sa pamagitan ng ibang tao, di ka daw yayaman. Because you can never depend sa sarili mong oras na 8 to 5 lang. Kailangan maparami mo siya. So dito, napaparami namin yun. Ang gagawin mo, magre-recruit ka. Paano ka magre-recruit? Dali mo sa seminar. Lahat ng kakilala mo na sa palagay mo, may tiwala sa'yo, dali mo rito. Yung walang tiwala, ba't hindi mo madadala? Siyempre, walang tiwala sa'yo, paano mo madala? Tama ba? So people will come, hindi muna dahil sa negosyo, people will believe dahil sa'yo. So ano gagawin mo? Dadali mo lang sila. Hindi ka magpapaliwanag, bawal. Kasi pag ikaw magpaliwanag, di maniwala. Pag sinabi mo, pare, yayaman tayo, yayaman. Pag tinong, ikaw mayaman na, di pa, pero sama tayo, yayaman na daw. Pangalawa, hindi maniwala. Clear. So dito, kahit hindi ka magaling magpaliwanag, kasi hindi ka magpapaliwanag eh, kami. Monday to Saturday po ang seminar, may 3 p.m., may 7 p.m., dadali nyo lang. Huwag ka magpapaliwanag. Kaya kung ang problema ng iba dito, hindi kayo marunong magsalita, it's okay. Mas maganda yung hindi marunong magsalita. Kasi yung iba nagagalingan na magaling magsalita, lalo hindi naniniwala, prospect. Pag pinaliwanag, bilog-bilog. Pag tinanong, ba't bilog-bilog yan? Yun nakita ko sa seminar, bilog-bilog eh. Nakuha nyo ba? Kaya mas maganda, may magpapaliwanag muna, kami muna. Oh, importante bang linya to? Hindi. Ako, engineering, electrical ang major ko. Ang dami dito naging successful, dentista, lahat. Doctor, lawyer, engineers, everyone. Nurses, may makikita kayong arkitekto dito, yung mayaman sa networking. Hindi linya. Kasi nga, ulitin ko, magdadala ka lang eh. O ngayon, pagdadala ka, attend ka rin na seminar, tama? E di narinig mo dati, maririnig mo na naman. Lagi mo naririnig, imposible hindi mo ma-memorize. Ikaw mananawa, ipare-pareho lang eh. Pagdating ang panahon ka na nagpapaliwanag, kaya kahit di mo linya, okay lang. Kaya yung mga magsasabing di ko kasi linya yan eh, I challenge you. Kung yung ginagawa nyo ngayon, di nyo linya, subukan nyo itong hindi nyo linya, baka dito kayo umasenso, kasi marami nang umaman dito. Yung marirecruit nyo, pwede siyang magbenta, katulad mo, pero pwede rin siyang mag-recruit. Clear? So meaning, ino-offer mo yung business na meron ka sa kaibigan mo. Hindi mo sila ginagamit. Ino-offer mo equal opportunity na meron ka sa kanila. Siyempre, yung iba maniniwala, pero yung iba hindi. Bakit ganun? Dahil may problema ba networking? Hindi maganda kaya hindi pinaniniwalaan? Hindi po. Iba-iba belief ng tao eh. Kaya pag hindi naniwala, hindi natin issue yon. Issue nila yon. Kasi may mga tao, ayaw talaga. Bakit ayaw? May mga taong kontento na sa buhay. Pagka pinaliwanag mo, hiyayaman ka dito, sabihin sa'yo, yung kong yumaman. Ano magawa mo? Parang ayaw yumaman eh. May sasabihin ka, dito, hiyayaman tayo, magkakakotse. Ang gusto, 3 beses ang araw, kumain lang. Wala kang magawa. May mga taong gusto, trabaho, 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 pinaliliwanag mo, negosyo, negosyo. Kaya siya, trabaho ng trabaho, ikaw negosyo, negosyo. Sabihin niya, negosyo, trabaho, 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 trabaho. Ikaw naman, negosyo, negosyo. Siya, trabaho, trabaho, trabaho. Ano magawa mo? Iba-iba talaga. Tama ba? Yes. Kaya hindi mo mapipilit ang tao. Ang tawag ko doon, we are looking for people na hinahanap din tayo. Paano tayo hinahanap? Gusto magbago buhay. Gusto matupad ng pangarap. Gusto nyo umaman. Sawa na, sa hirap. Yung mga nag-enjoy hirap, huwag nyo dalhin dito. Yung pag gumising sa umaga, yes, mahirap kami. Ayan, huwag nyo dadalhin dito. They have no place here, ha? Huh? So tanong, dadami to hindi? Dadami hindi? Dadami. Ang tawag namin dyan, network. Pwedeng umabot ng libo-libo yan. So, paano pag umabot ng libo yan? Tandaan nyo, lahat yan, representation nyo, tama? So, every time na may bumibili, gumagamit, nagbebenta ng product dyan, may kita ka, wala? Ganun kasimple. Ikaw ba mismo nagbenta? Kilala mo pa ba? Kahit nasa opisina ka, nagtatrabaho ka, nagtatype ka sa computer mo, halimbawa, clerk ka, may bumili dito, taga Batangas, downline mo, nagbenta, may kita ka, wala? O di wala kang kamalay-malay habang nagta-type ka, magkano na kaya kinikita ko sa mga oras na ito? Di ba ang ganda? Kahit hindi ka physically present na ginagawa yung network, kumikita ka ba? Kahit magpahinga ka? You see? Sa trabaho, hindi pwede yun. That's why dito, habang lumalaki na lumalaki ito, kikita ka. Maganda yung product eh. May bibili, wala. May gagamit, wala. May gagaling. O di as long as may bumibili, gumagamit ng product, itong network na to habang lumalaki, palaki ng palaki ang kinikita mo. Walang limit ang kita. Ito maganda. Ang AIM Global nasa mahigit 100 branches all over the Philippines. May mga probinsya kayo, tawagan nyo yung mga kamag-anak nyo doon, patinin nyo yung seminar. Pag nag-seminar sila, nag-member, downline mo, ikaw nandito sa Maynila, may grupo ka sa probinsya na yun. Buti ko sa probinsya lang.
Ka-open lang ho namin sa Hong Kong last few weeks. Meron kami sa Hawaii, Taiwan, Dubai, Singapore, Nigeria. And we will be opening up in Kuwait, Qatar, and South Korea this year. Lahat ito, yung bilog-bilog na yan, mga anak sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar sa Pilipinas, can you imagine magkano kinikita mo? Ito maganda. Pag namatay ka, lahat ba ito mamamatay? Bumibilog, gumagamit, kumikita. Tanong, kumikita ka pa rin ba? Yes. Dahil kumikita pa rin, kahit patay ka na, itong account na ito, ipapamana namin sa mga mahal nyo sa buhay. O di pati retirement, nandito. Pero biro, pati retirement, nandito. Tama ba? Yes. Sabi sa akin ng mentor ko before, sabi niya, he's a very, very good MLM guru. Sabi sa akin, Jojen, while you're young, make a lot of money. So that when you grow old, you'll never die poor. Which makes sense. Sabi niya, habang bata ka, kumita ka ng malaking pera. Para pagtanda mo, hindi ka maghirap. Which is true. Tama ba? Sa maraming tao, habang bata ka, kumayod ka. Problema, pag walang naiipon, walang natitira, pagtanda mo, wak ka din pera. Tama ba? Kasi kinikita mo nung bata ka, na lumalabas din eh. Tama ba? So you have to think about your retirement as early as now. Good news about AIM Global, kami mga networkers, tinatawanan kami ng maraming tao. Pero hindi namin sila tinatawanan. Naaawa lang kami sa nagtatawa sa amin. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tinatawanan nila mga networkers. Pero kami hindi namin sila tinatawanan. Naaawa lang kami. Dahil again, it's a matter of ignorance for a lot of people. Hindi lang talaga nila alam. Kaya patawarin mo na lang. Hindi alam ang ginagawa eh. Pero when you try, ladies and gentlemen, to iano mo, di ba? I-dissect mo tong sinasabi ko. Namnamin mong mabuti. Pati ito, retirement nyo na. Ang dami na po nagbago buhay dito sa negosyong ito. And ako naniniwala, yung pagpunta nyo ngayong gabi, may purpose yan. Alam nyo kanong purpose? Pag ginawa nyo to, isa lang ibig sabihin yan. Magbabago rin ang buhay nyo dito sa AIM Global. Gusto nyo ba yan? So tanong, maganda ba yung concept? Yan lang, ginawa ni Leo Kaduyak, ni Wilfredo Laway. Oh, nung bininterview ko si Leo, sabi ko, Leo, paano mo nagawa? Kasi bilib na bilib ako kay Leo eh. When I was in Tagbilaran, I made a personal interview. Sabi ko, Leo, paano mo nagawa? Paano ka naging milyonaryo? Paano mo nagawa? Na tricycle driver ka? Lahat, paano? Sabi sa akin, oh, wala sir, sabi mag-recruit daw. So nag-recruit ako. Sabi ko, paano ka nag-recruit? Wala sir, minsan yung pasahero ko sa tricycle, sir, diretso ko sa seminar room, sir. Kidnapper. Clear. Yung iba, pag pinaliliwanag ko to, grabe. Nagniningning ang mga mata. Wow, grabe, yayaman na ako. Ang dami kong kakilala. Magdadala lang pala dyan. Bilog-bilog. Grabe, ang ganda. Pag nakakita to, ay, ang pangit. Ang pangit bigla pag nakakita to. Nahihilo bigla kani nung ito nagniningning na mga pangarap eh. Nung nakita to, nahihilo. Alam niyo mga tao, pag maglalabas na, iba na usapan. Gusto lang kumita. Alam niyo, ano yan eh, universal law yan. What you sow is what you reap. It's the law of cause and effect. Ibig sabihin, para magkaroon ng effect, may pinanggalingan dapat. Kung gusto mo kumita ng pera, may pinanggalingan dapat yon. Tama ba? Yes. Kaya lang negosyo, alam nyo, objectively mong titignan, hindi nga puhunan yun eh. Ang liit sobra. Tama ba? Yes. Eh buti sana kung nilabas nyo lang to para bilhin yung right, para i-distribute ang produkto ng AIM. Hindi naman eh. Pag nilabas nyo yan, meron kang inventaryo ng product, kit mo yan eh, para masubukan mo yung product. Kasi maganda magnegosyo pag meron kayong inventory. Ang hirap naman magtayo ka ng hardware. May bumili, walk-in customer. Sabi sa'yo, pabiling pa ako, sabi mo wala. Pabiling hollow block, sabi sa'yo, wala din. Pintura, wala. Tabla, wala din. Sabi sa'yo, ba't nagtayo ka ng hardware? Wala lang. So dapat, meron kang produkto. Anong laman ito? Meron kang 5 boxes ng Vida para masubukan mo at pakaipatikin mo sa pamilya mo. Vida. Para siyang juice. Imbis na iminom ka ng iced tea, na lang, lasa siyang Cool Aid. Meron kang
dalawang boxes ng C24/7. Maganda ba yung C24? Ayan, oh. Ano pa? Meron kang maliit na blister pack, ang tawag namin, easy retail pack. One easy retail pack. Meron kang tigisang sachet ng bawat variant ng coffee natin. May Leven Alkaline Free Original, may Leven Cappuccino, Leven Lager Free. At saka meron ka pang isa na sachet ng may choco. Saan ito naka-design para gamitin mo? Paano mo babawiin to mamaya? Ikukwento ko sa'yo paano ka bumawi. Pero wag mong gagawin na yung ginagawa ng iba na pag bumili ng global package, binibenta lahat to para bumalik ang pera niya. Doon na maraming Pilipino, pag naglabas, gusto mabawi agad. Hindi pwede. Dito, baliktad. It takes time. So, wag kang babawi pag benta ng product. Naka-design to again, a sample. Pasample mo kung kani-kanino para magkaroon ka ng regular customer. And try it for yourself kasi iba ang credibility mo pag nagkukwento ka. Iba ang excitement mo. Yung litig mo lumalabas pa pag ikaw ang gumamit eh. Pag hindi ako gumamit, wala lang. Walang ka-feeling-feeling pag nagkukwento ka. Maliwanag. Dito kayo pwede bumawi sa 7980 kasi part ng global package, meron kaming personal accident insurance. Part ng binayaran mo, premium sa insurance mo, aksidente. Pag namatay, aksidente, may 200,000 piso kang makukuha. O di dyan, bawin-bawi ka. Mamamatay ka nga lang bago mo makuha. Hindi, tawag po dyan, accident insurance. Should something happen to you na member ka ng AIM Global through accident, hindi lang kasama yung restrictions, may 200,000 ka makukuha. Paano pag assault, hindi aksidente yung pagkakamatay, mas mababa, 50,000. Kaya kung makakapili ka, aksidente na. 10,000, burial assistance, 10,000, medical reimbursement. Ano pa? Meron kang sales kit para maipaliwanag mo yung mga product sa mga kaibigan mo, yung marketing plan sa mga friends mo. Meron kang free medical check-up. May one-time physical annual exam ka sa clinic na ka-tie-up ng AIM Global. Marami po kaming ka-tie-up na clinic. Pupunta ka lang para magpa-check-up. Libre. Yung mga succeeding check-up mo, 20% o 50% discount. Depende kung ano yung clinic na yon. Meron kang webpage para makita mo ano nangyayari sa grupo mo. Ito, para makita mo to, ang bilog-bilog na to sa internet. Ang tawag natin dyan, VO, Virtual Office. Para ka may opisina sa cyberspace. Kasi magkakaroon ka ng downline somewhere na hindi mo nakilala. Mamomonitor mo yan because of the webpage. Ano pa, laman ng 7980? May scholarship certificate. Nakataya po ang AIM Global sa mahigit 200 schools nationwide. In any of this school, upon enrollment ng holder ng certificate, may makukuha siyang certain discount. Depende, pwedeng 25, 50, or 100%, depende sa kurso ng bata at saka sa eskwelahan. Kasi yung scholarship, pwede mo i-transfer kahit kanino eh. Yung bata, upon enrollment to our accredited school, meron siyang scholarship. Ang maganda rito, hindi lang siya scholar ng isang semester. Scholar siya kung ilang taon ang kurso ng bata. Kaya kung 4 years ang course niya, good news. For the next 4 years, scholar siya because of Alliance in Motion Global Scholarship Certificate. Other than that, oh, may negosyo ka sa 7980. May 100 branches ka all over the Philippines. Meron ka negosyo sa Hong Kong, Hawaii, Taiwan, Dubai, Singapore, Nigeria, Ghana, Kuwait, Qatar, at saka South Korea. At 7980, international pa yung negosyo mo. Kasi pwede kang mag-recruit sa Hong Kong eh. Tama ba? Paano ka magre-recruit dun? Eh kung may kaibigan ka, may kamag-anak ka, Skype mo lang o kaya Facebook. Umatay ng seminar namin doon, guess what? Sila Doc Ed and some delegates galing ng Hong Kong nitong Chinese New Year because we opened up our branch in Hong Kong the last week. Alam nyo, simultaneous, hindi magkasya sa seminar room. Alam mo, ginawa ng AIM Global, simultaneous na seminar. Pag sinabing simultaneous, sabay na seminar, magkaibang lugar, yung isa ang attendees, 500, yung isa, another 500. Simultaneous. Ganong kadami. So kung may mga kamag-anak ko sa Hong Kong especially, please try to contact them as early as now. Oh, ngayon, pag lumaki grupo mo sa Hong Kong, nandito ka sa Pilipinas, may bumibili sa Hong Kong, may kita ka, wala. Oh, international yung negosyo mo? Magkano puhunan? 7,980. Subukan nyo magnegosyo sa Hong Kong na ito puhunan nyo. Malamang eroplano nyo, nasa Paranaque pa lang, pabalik na. Walang biro, tama ba? Oh, tignan nyo mabuti.
sa lahat ng binanggit ko, may product ka, may insurance ka, may webpage ka, may free medical check-up ka, may scholarship ka, may dalawa. Dalawa lang. One on your left, one on your right. Pararamihin nyo na yan. Paano nyo pararamihin? Depende. Pwedeng iba mong mga kaibigan, komot may dalawa ka na, halimbawa si A at saka si B, yung iba mong mga kaibigan, idugtong mo na lang kay A and B para dumami sila. O, di ang dali. So, ano gagawin? Dalhin si A, si B, paatinin ng seminar. Pag nagustuhan, magpipayin, tanong, pag nagustuhan nila yung negosyo, meron bang possibility na sila rin bumili nito? Yes. Bibili kaya sila nito? Yes. Bibili sila niyan pag ikaw bumili. Hmm? Pag di ka bumili, di bili yan. Sabi mo kay, bili ka na, ikaw bumili na. Di pa, ikaw muna. Clear? Ikaw muna. Jejen, wala akong pera eh. Kaibigan, lahat naman tao pag kinausap mo, walang pera eh. Tama ba? Ano ginagawa? Yung utang, sanla, whatever, ang tawag ko dyan, general term ko dyan, paraan. Galing po ako ng Taiwan, maybe 2 to 3 weeks ago. Doon ako nag-talk sa AIM Global Taiwan. Alam nyo, 90% ng attendees ko, Filipino contract workers. Pag tinanong mo ano trabaho nila, factory worker. Magkano sweldo? 20,000. Yung iba, matatagal na doon, nagto-30,000 a month. Ito malupit. Alam nyo magkano placement para makapunta ka ng Taiwan para kumita nito? 100,000 para kumita, para makaalis. Now, tanungin nyo mabuti sila. Kayo ba may pang placement nung mga panahon na yun? Wala. May pambayad kaya sila? Wala. Wala. Saka gusto ang kumita ng 20,000 buwan-buwan, gumawa ng paraan sa 100,000. Ang tawag ko doon, paraan. Pareho lang dito. Wala ka nito, gawa ka ng paraan. Kung sa 7980, magbabago buhay mo, napakaliit na halaga ng 7980. Tama ba? Kasi may tinatawag na good loan tsaka bad loan. Good debt at tsaka bad debt. Pag ikaw nangutang, pamporma mo, bad debt yun. Pag ikaw nangutang, credit card, pambili mo ng S3, Note o kaya Galaxy, bad debt yun. Pamporma eh. Liability tawag dun eh. Pero pag nangutang ka para magtayo ng negosyo, good debt yun. Kasi money making yung pinangutang mo. Kaya ano gagawin? Hindi mangutang. Gumawa ng paraan, ha? Mamaya, gumawa ng paraan. Clear? Yes. Gumawa ng paraan sa A&B. Bumili ng 7980. Tanong, ikaw, may kita ka wala? Ang una mong kita, yung tinatawag naming direct referral bonus. Pag bumili si A, nung 7980, may 500 pesos ka kaagad. Basta ikaw ang nag-recruit, bumili ng global package, may 500 ka. Sa illustration na to, kumot dalawa yung na-recruit mo, parehong bumili, ilan ang 500 mo? O di dalawa, times 2, magkano yan? 1,000. Now, sabi ko kanina, yung iba mong kaibigan, pwede mo idugtong sa kanila para dumami. Ngayon, kahit yung kaibigan mong yun, dinugtong mo, kahit napunta pa kay A, komot ikaw ang nag-recruit dun sa kaibigan mong yun, pag yung kaibigan mong yun bumili ng global package, sa'yo pa rin yung 500 dun. Maliwanag? Okay. Pero hindi ka yayaman sa 500. Yayaman ka dito sa match sales bonus. Sales, benta. Paano benta? Every time na nagmamatch yung sales between your left side and right side, may match sales bonus ka. Teka. Anong nagmamatch? Every time na nagmamatch ang benta, sa kaliwa at sa kanan, paano masasabing nagmamatch? One way para masabing magmatch, may nag-join dito, bumili ng global package. May nag-join sa right, bumili ng global package. Match o hindi? Pag yan nag-match, may maliwanag na 1,500 pesos ka galing sa AIM Global. Clear? So, kung pag-aaralan natin itong diagram na to, 500, kinita mo, 500, tsaka 1,500. Magkano total kinita mo? 2,500. Dali, grade 5, grade 6, naintindihan nga eh.
Dutugtong ko pa. Si A, pag nag-recruit, ilan re-recruitin niya? Dalawa, si C, tsaka si D. Pag nag-recruit si B, ilan re-recruitin? Niya, si E tsaka si F. Unahin natin si A. Pag nag-join si C and D kay A, kumita ba si A? Yes. Total ni A? 2-5. Bakit 2-5? 500, 500, 1-5. Si B, nirecruit si E, si F. Nag-join si E, F, bumili ng global package. May kita si B? Yes. Total na kinita ni B, magkano? 2-5. Ha? Yung nirecruit na. Pero kung ikaw ang gagawin kong reference sa diagram na to, between your left side and right side, may match ka o wala? Ilan? Dalawa. Bakit dalawa? May dalawa dito. May dalawa dito sa E and F. So ang match mo, 1-5 plus 1-5, magkano kinita mo? May 3,000 pesos ka dahil kay C, D, E, and F. Maganda ba yon? Bakit maganda? Apat na dahilan. Kilala mo pa ba ito? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pangalawa, ikaw ba nagpaliwanag? Hindi. Pangatlo, ikaw ba nag-recruit? Pang-apat, may ginawa ka? Kaya siya maganda kasi wala kang ginawa, kumita ka. Eh, na gusto ng Pinoy eh, walang ginagawa, kumikita. Hindi mo na-recruit si A and B, hindi lalabas si C, D, E, and F. Yan. Is that pwede bang mangyari to habang ikaw nakatali ka sa 8 to 5 job mo? Pwede ba yan? Yes. Habang ikaw nag-work ka, yung mga downlines mo may nire-recruit, may napapa-member sila. Technically, kumikita ka ba? Yes. Nawala ka sa AIM Global? Yes. Na hindi mo tinatrabaho? Yes. Yun yung magic nun, mga kaibigan. Can that happen sa linear income? Pwede ba mangyari sa employment yon? Na kahit wala ka dun sa station mo, for example, pwede kang kumita? No. One disadvantage of linear income is that if you're working for 8 to 5, whether you like it or not, yung 8 to 5 na yan, hindi na ikaw ang may-ari. May ibang tao na, entity na may-ari nun. Bakit? Eh, yan ang binenta mo para kumita ka ng 10,000 hanggang 15,000 buwan-buwan eh. Kaya hindi na ikaw may-ari niyan. Yan yung binexchange mo for your time, talent, skills, and knowledge sa 8 to 5. Na pag ikaw, nag-bandy clock, nag-log in, hindi ka pwede lumabas. Lalabas ka man break time, etc. Pero technically, professionally speaking, you cannot do that. Pero sa AIM Global, nag-member kayo ngayong gabi, part-time kayo. Gabi nyo lang gagawin to kasi nasa trabaho kayo ng 8 to 5. Habang nasa 8 to 5 ka, yung iba mong mga grupo, bumibili, nagme-member, kumikita ka ba kahit nasa 8 to 5 ka? Mga kaibigan, ano pang gaganda doon kung empleyado ka na kumikita ka sa employment mo at sa labas, meron kang present linya, meron kang present na current na extra income. Di ba masarap yun? Yes. Na pwede bang dumating na yung extra income mo, lakihan pa yung full-time job mo? Yes. Yes, it happened to me. Kaya ako napa-resign. On my third month, can you imagine, ang sweldo ko sa trabaho ko, 18,000 full-time. That was 1996. Malaki niyan yung panahon na yan. Tama ba? Malaki to kasi I graduated on top of my class. Tapos top-notcher pa ako sa board exam. Tapos yung pinasukan ko, ang gandang kumpanya. Full-time job ko, 18,000. 3 months in networking. Sa gabi ko lang ginagawa. On my third month, part-time job ko, networking, 56,000. Ito, full-time. Ito, part-time. Parang may mali eh. Tama ba? O, di mas malaki na to kaysa sa job ko, resign. And one of the best feelings I've ever had nung wala na akong boss. Alam yan, nung mga kapareho ko nagtatrabaho dito. Alam niyo yung feeling na wala ka ng amo. You're not beholden to anyone anymore. You don't have to please anyone anymore. Na kahit na galit ka, nakangiti ka pa rin pag dumadaan siya. Wala kang magawa. Plastic! Ang sarap nung free ka na you have to wake up in the morning without having to worry about the traffic. Nahahabulin mo.
At kahit sa gabi, di ba pag empleyado ay minsan kahit anong himbing ng tulog natin sa umaga, sa ayaw at sa gising, gusto mo, gigising ka. At sa gabi, kahit hindi ka pa inaantok, kailangan mong matulog. Kasi maaga ka bukas. Ano sasabihin mo sa sarili mo? Matulog ka na, maaga ka pa bukas. Minamindset mo sarili mo. At kahit anong himbing ng tulog mo, gising ka na. In AIM Global, ladies and gentlemen, once you become successful here, you can declare every day a holiday. You can declare every day a holiday. Kaya dito, it's not just about the money. Kasi pag may pera ka na, pwede mo nang bilhin ang oras. Tama ba? Pag wala ka nito, you exchange your time, talent, skills, and knowledge for your 8 to 5 or your sweldo. Pero pag malaki na kinikita mo, bawiin mo na itong time na to and start running your own life the way you like it. Kaya ang AIM Global, hindi lang pera, time din. Freedom. Ang masarap dito, you will have the money to enjoy your time and the time to enjoy your money. Dami ko kasing kilala, ang daming pera pero walang time sa pamilya. Dami kong kilalang ganyan. Pero mas marami akong kilala, puro time, walang pera. Sa AIM Global, may pera ka na, may time ka pa. Ha? Oh. Tutuloy ko pa. Si C nag-recruit, dalawa. Si D nag-recruit, dalawa. So technically, sa left side mo, ilan ang bago? Apat. Dito sa left, right side, nag-recruit si E, pero isa lang naniwala. Si F, nag-recruit, pero isa rin lang naniwala. So sa right side mo, ilan ang bago? Dalawa. Again, kung ikaw ang gagawin kong reference, may match ka o wala? Between your left side and right side, may match ka. Ilan? Dalawa lang. So 1,500 plus 1,500, magkano kinita mo ulit? 3,000. 3,000 every day, pwede na? Alam mo, pag kumikita ka ng 3,000 every day, that's 90,000 a month. Ngayon, paano mangyari yan? Paano mangyari itong dalawa, walang kamatch? Di ba apat dito, dito dalawa? Paano yung dalawa dito, walang kamatch? Ano tawag namin dyan? Waiting lang yan. Naghihintay. Ano hinihintay? Eh di kamatch. Ano pa hihintayin yan? Hanggang kailan maghihintay? Walang deadline. Habang buhay. Kaya kung yan, magkaroon ng kamatch, 10 years from now, PAM! 1,500! Babayaran ka pa rin ng AIM Global kahit 10 years from now. Alam nyo, technically, yung waiting na sinabi ko, ilang tao to? Dalawa. Magkano yan sa peso pag nagkaroon ng kamatch? 3,000. Alam mo yung matatagal na naming distributor? Alam nyo ilan ang waiting nila? Bigyan ko kayo ng idea. Ang waiting nila sa isang side, yung ibang distributor namin, umabot ng 3,000 ang waiting na tao. 2,000 ang taong waiting. In peso, alam nyo magkano yun? 10 million pesos ang waiting nila. Ito, ang waiting mo dito, 3,000 lang. Baka hindi ka na makatulog yung 3,000 ko. Kailangan magka-match. 3,000. Paano na yung may waiting na 10 million? Alam mo, ang dami naming distributor na ganyan dito. Ang waiting nila, 10 million pesos. Paano ka makatulog kung may 10 million ka? Lalagyan mo na lang ng match? Can you imagine? Kaya mga kaibigan, nakikita ko sa mga mata ninyo, gusto nyo tong negosyo, nahihilalang kayong aminin, gusto nyo, takipot ka lang. 1,500, ha? Tama ba? Tama? Sa loob-loob mo, nililikrutin kayong kabisin ako. Kaya pala hindi makapalakpak, yung isip lumilipad, nakaganyan pala. Bakit alam ko yan? Ganyan ako dati. Kunwari nakaganyan ako, pero niisip ko na yung prospect list ko. So, tanong, habang tumatagal, pag ito tinuloy ko, yung bilog-bilog, if the process, I continue this process as time goes by, anong papansin nyo sa mga tao? Dumadami. So, dahil dumadami yung tao, ano nangyayari sa 1,500? Dumadami. So technically, habang lumalalim, tumatagal, parami ng parami, yung 1,500, 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
At least dito, alam mo, may aanihin ka. Go back to your work. How do you see yourself 5 to 10 years from now? Probably it's still the same. But in name global, ladies and gentlemen, yung mga distributor namin tumagal dito ng 3 years and above, financially free na.
irrespective of background. Yung Leo, kaduyak lang eh. Alam niyo magkano kinikita ni Leo? 200,000 piso buwan-buwan. Tricycle driver. Saan galing yung 200? Sa benta niya? Sa talino niya? No! Sa dami ng 1.5. Kaya ang word of the day dito, 1.5. Ang Tagalog ng 1.5, 1.5. Ganyan o. 1.5. 1.5. Kaya pag-uwi niyo mamayang gabi, tinanong ka lang mister mo, saan galing? Sabi mo, 1.5. Bukas, pagpasok niya sa opisina, naglalakad yung ka-opisina mo sa harap mo, tignan mo na ganito. Pagsingman, ba't ka ba ganyan makatayin? Sabi mo, 1.5. Buha ng 1.5 ngayon, ha? Oo. Kasi dyan kayo yaman sa kaka-1.5 na yan. Clear? Oo. Ladies and gentlemen, at the end of the day, ulitin ko, ano mapapansin nyo sa networking? At the end of the day, business siya. Tama ba? Business siya na palalakihin mo. And you and I know that the first step towards financial freedom is having a business of your own. Unfortunately, if you're working for 8 to 5, it's very hard for you to have a business of your own. Tama ba? Doon pumapasok importance ng networking because you don't have to leave your job. 8 to 5 dyan ka. Pagdating alas 7, dalakas dito seminar. Pag malaki na to, iwan mo na. Networking, ladies and gentlemen, is a big business. I've been here for 17 years. Ginawa ko na siyang career. Ang networking career. Hindi ito yung tipong overnight, 2 days, 2, 3 years mo lang gagawin. No. Long term ito. Parang nursing. Long term ba nursing? Engineering, long term? Yung teaching profession, long term? Lawyering, doctor, long term? Ang networking, ladies and gentlemen, is also a professional kind of career. It's a professional job. Pag nagpunta kayo sa States, karamihan ng mga networkers, they're very sharp. In the States, pag sinabing networker ka, they look up to you. Kasi alam nila, networker sa States, mayayaman at mayroon time freedom. While most Americans are having 2 to 3 jobs, ang networkers, financially free. Kaya pag sinabi mo na, nakipag-exchange ka ng calling card that you're a network marketer, you're in network marketing, oh, you must be rich. Yan ang sasabihin ng kapwa Amerikano sa kanila. Bakit? Kasi iba na ang stage ng networking sa States. Kasi may stages yan eh. Una, meron tinatawag na, bago ang any idea, bago itanggapin, bago dumating sa tinatawag na acceptance stage, meron siyang dinadaanan. Number one, ano? I-oppose. The idea will be opposed. After the opposition, the idea will be persecuted or ridiculed. After nung opposition, ridicule, yung pangatlo na, acceptance. Sa States, nasa acceptance na. Sa third world country like the Philippines, ang networking dito, alam nyo nasaan? Nasa ridicule pa. Pag sinabing networker, ew. Yeah. Niriridicule pa. Kasi hindi pa matanggap ng general public. Tama ba? Pero darating at darating ang panahon. Nobody can ever deny it anymore. Darating ang panahon, sa dami na nagiging milyonaryo, sa dami na nakakabili ng sports car, sa dami na nakakabili ng hammer, sa dami na nagpapatraffic dyan sa EDSA dahil sa networkers, pagdating ng panahon, alam na ng maraming tao, ang networking talaga ang wave of the future. Totoo yan! Totoo yan, mga kaibigan. Hindi na pwedeng i-deny. So it's up to you. Kaya mga kaibigan, ito, lalaki to. Lalaki. In fact, sa sobrang laki nito, one day kami, meron kaming limit na pinut such that yung company safe siya para hindi kami mag-overpay. Kasi can you imagine kung ang mga distributors ang laki ng kinikita tapos yung company cannot sustain. You get the idea? Kasi mamaya ang sabihin niyo, Georgian, gusto ko sanang gawing career. Paano ko gagawing career? Paano ko magsaray ang kumpanya niyo? Kaya dyan maganda ang AIM Global kasi meron kaming safety net, a safety measure that we put in our infrastructure such that long-term siya. Para tumagal. Anong infrastructure na yan? Anong safety net yon? Ikaw, para hindi malugi ang kumpanya at mabuhay ang kumpanya na matagal na panahon, hanggang 16 matches ka lang per day. And technically speaking, ikaw, itong account na to, hanggang 16 na 1.5 lang sa isang araw. Hindi pwedeng lumagpas doon. In case lumagpas doon, hindi ka na babayaran ng AIM Global sa pang 17 mo onwards. Clear? Kaya hanggang 16 lang. Kaya pag nakaka-16 ka na, tama na. Bukas na yung iba. Kaya mamamonitor mo ba to? Oo, kasi may webpage ka. Makikita mo yan eh. Kaya pag nakaka-16 ka na, for the day, may isa pa na gusto pang mag-member, sabi mo, bukas ka na lang. Kasi bukas, may panibago kang 16.
Pag makulit, sabihin mo, please. Pag ayaw, sabihin mo, papatayin kita. Pa-flash out mo ako, ha? Masama pa ba yung 16? Hindi na. Kasi yung 16 na 1.5, alam nyo yan? Gross income, 16 na 1.5. 24,000 yan per day ang pwedeng bayaran sa'yo ng AIM Global. Can you imagine? 24,000 a day. Gross. Bakit gross? Babawasan namin kayo ng tax, tsaka yung fifth match ninyo product, gift certificate. Pero this is not bad. Alam nyo kung bakit? Sa 25 days, magkano yan? Kalahating milyon yan, buwan-buwan, mga kaibigan. If you're gonna ask me, may kumikita ba nito sa AIM Global? Ladies and gentlemen, you may never believe me. But me, coming from the management, being the business development officer of this company, I'm telling you, ang dami namin kumikita ng kalahating milyon buwan-buwan dito. Ordinaryong mga tao. Minsan, matatapakan nyo na nga lang ang mga ingrown sa elevator, hindi mo alam, yung kinatapakan mo, kumikita ka pala ng kalahating milyon. Because they look very ordinary, and yet, they're making this much. Ang mga kotse sa baba, nakakamaro. Alam nyo magkano kamaro? 3.2 million. Yung isang distributor namin, ang kotse, naka-Dodge Challenger. Magkano? 3.8 million. Kotse! 3.8! Maraming tao, bahay na nila, siya kotse lang. Alam nyo kung bakit? Kasi nasa networking and alliance in motion global yung mga taong yan. Totoo. Totoo yung mga sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. May kasama kami si John V. All the way from Adventist University of the Philippines. Sa Santa Rosa. After graduation, nag-networking. Ngayon ang kotse. Magaling naman na siya ngayon. Nagkaroon siya ng back pain. Spinal injury. He had to go at surgery. Kailangan niya magpahinga. Hindi nag-network for how many months already. But because of the idea of networking, kahit magpahinga ka, tuloy-tuloy pa rin ang kinikita niya. Alam niyo, monthly income, 23 years old, kalahating milyon, buwan-buwan. Siya po ang BCO sa Palawan. Buong Palawan na conquer naman niya. 23 years old. 24. Nakakamaro. Can you imagine? Bakit nangyari to? Kasi sa laki ng kitaan sa AIM Global, in fact, ang top distributor namin, hindi nga kalahating milyon ang kinikita eh. Ang top distributor namin, kumikita 2 milyon buwan-buwan. Engineer. Nakahammer din. Hindi ko sasabihin ng pangalan for security purposes. Si Carlo Buenaventura. Yung top 2 namin, 1.5 million buwan-buwan. Unang nakabili ng hammer sa buong AIM Global. H2, kulay itim, taga Bicol. Again, for security purposes, kasi 29 years old lang, single pa. Hindi ko sabihin pangalan. Joseph Lim. Yan, i-recognize natin yung mga taga-Bicol. Nandito sila. Palakpakan naman natin yung mga taga-Legaspi. Sila Jackie. Ayan. Ayan, kilala nyo yan si Jackie na yan, yung nakadilaw na yan. Hindi ko sasabihin kinikita ng batang yan. Ayan, no? Grabe, no? Tayo ko nga, Jackie. Pakita mo sa kanila yung si Jackie. Ayan, no? Jackie Concepcion, oh, ha? Yung batang yan. Can you imagine that guy? Ang laki ng kinikita ng mga taong yan. Hindi ko babanggitin. Mahina ang 400,000 naman sa mga taong yan. Single. Yan yung mga lagi nasa Facebook. Iceman yan. Ha? Mga ka-Facebook. Nandito sila, bakit? Kasi tomorrow meron po kaming recognition rally sa mga bago naming mapopromote na mga distributors. So nandito yung mga taga-provinces para makasama sila sa, you know, celebration namin for tomorrow. Now, yung iba nag-iisip, Georgian, sabi mo kanina, 500,000 ang maximum. Bakit may kumikita ng 2 million? Tama po yung logic nyo. 500,000 ang maximum sa isang account, sa isang 7980. Kung gusto yung taasan ng earning potential nyo, damihan mo yung bili ng 7980. Pwede yun. The more, the merrier. Yung iba, ang ginagawa, hindi isa. Ang binagawa ng iba, tatlo. Tatlong account ang binibili. In other words, technically, tatlong 7980 ang binibili nila na nakapangalan lahat sa kanila. Ang itsura nun, ganito. Ikaw to. O mag-recruit ka sa kaliwa mo, ikaw din. Clear? Ngayon, pag nire-recruit mo yung sarili mo at ayaw niya, pa-check up ka. Sama ka. Ayoko. Mag-pay-in ka nga, ayoko nga. Sa kabila, sino? Ikaw din. Tatlo binili mo. Pero come to think of it, pag ito pinalaki mo, kumikita ba to? Yes. Kumikita tong account na to? Yes. Ito? Yes. Eh, lahat yan ikaw eh. Tatlo nga binili mo, pero times 3 din ang kikitain mo.
Ang maximum na pwede niyong bilhin, pito. Ang itsura ng pito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito mabilis pag nakapito ka. Pero depende na yan sa availability ng pondo ninyo. O tatlo? Pero yun nga, depende na yan sa availability ng pondo ninyo. But you're gonna ask me, mas maganda pito. Pag wala pang pito, simula mo sa isa. O tatlo muna, saka ka magdagdag. Pwede naman yun. Yung iba nag-iisip, binalikan ako sa distributor, sabi sa akin, sir, hindi ko maintindihan eh. Hindi ko alam kung bibiling ko, tatlo o pito. Sabi ko, naka-isa ka na ba? Di pa, sir. Mag-isa ka muna. Nag-iisip ka na kung magtatatlo o pito, wala ka pang isa. Ha? Hirap pag-usapan ng pito pag walang isa eh. Oh, alam nyo, si Leo Kaduyak, ilan ang binili? Gusto nyo malaman yung tricycle driver? Ano ginawa? Eh sabi niya sa loob-loob niya, total mangungutang din lang naman ako, di sagaring ko na. Eto malupit, ni-recruit yung asawa. Alam niyo binili ng asawa? Pito din. Ayaw magpalugi. Nung tinanong ko ba't ka pito rin binili mo? Siyempre sir, mahirap na siya, pito ako. Tatlo lang, yoko, pito rin ako. Pero maganda, alam mo, sabi niya sir, yung cheque ni Leo, cheque ko din. Pero yung cheque ko lang. Yun ang maganda sa mga husband and wife eh. Di ba yung wife? Yung wife, cheque niya rin yung cheque ng husband. Pero yung cheque ng wife, kanya lang. Daya ng mga wife. Pangalawa, wala, matatapos na ako. Meron kaming tinatawag na Unilevel. Commission mo to, pag itong grupong to, bumibili at gumagamit ng product, pa isa-isa na produkto. Pwede ba mangyari yun? Yes. So kaya siya tinawag na Unilevel because depende sa level. Yung mga unang na-recruit mo, si A and B, ang tawag sa kanila dito, okay, sila yung first level mo. Pag si A and B nag-recruit, ano tawag dito? Second, ang galing. Yung second nag-recruit, third, grabe kayo. Yung third nag-recruit, fourth, genius. Ha? And so forth. Sa ibang probinsya, hindi maintindihan yung level, kaya ang tawag ko, level. First level, second level, third level, fourth level. Ano bang level yan? Ganito yan. Pag yung first level mo, bumibili, gumagamit, nagbebenta ng product, ikaw na nag-recruit, meron kang 10% of the product sales value. Basta ikaw ang nag-recruit. So technically, kahit yung kaibigan mo, for example, si C kaibigan mo. Pero kumpleto ka na, meron ka ng A, meron ka ng B, si C ang ginawa mo, dinugtong mo kay A. Sino ang sponsor ni C? Ikaw. Tama ba? Ngayon, pagdating sa second level, supposedly, sa Unilevel, from second level to 10th level, 5% naman ng product sales value ang kikitain mo. Mula second hanggang 10th. Pero komot si C, first level mo siya, ilang percent mo kay C? 10% mo pa. So, depende. May 5, merong 10. Depende sa level. Kaya itong grupong to, pag dumami to, mga kaibigan, pag ito dumami, ang Unilevel commission mo, so huge, especially tomorrow, we will be launching, we are the first networking company to ever launch, yung tinatawag na Nutragamis by tomorrow, ipakikilala namin sa Philippine market na meron ng Nutragamis C24/7 na pambata, ngungoyain lang na Nutragamis para sa mga bata. Panibagong product ng AIM Global. So, can you imagine? Oh, 10%, 5%, 10%, 5%. Eh, itong grupong to, magkakape to, hindi? Ano gagamitin kape? Leaven. Pag ibang kape ginamit nito, may topak to. Pa-check up nyo, downline nyo. So, leaven ang inuming kape. Can you imagine pag uminom to ng kape, may kita ka wala? Depende sa level, may 10, may 5. So technically, pag uwing umaga, minom ng kape yan, pwede ka mag-imagine, minom ka rin ng kape kasama sila. Habang minom sila ng kape, minom ka rin. Pwede ka mag-compute. 5%, 5%, 5%. Tama ba? E bibili, gagamit, magbebenta. So technically speaking, para kang may grocery na wala kang physical structure. Kaya nga ang networking, business talaga siya. Hindi nga lang siya yung katulad ng business na nai-picture natin na may tindahan, bibili. No, ito, virtually, wala. Pero the concept is real business. Because as long as these people are using, getting the products and selling, para kang may grocery. Ama ba? Siyam, sampu, onse pa lang ang product ng AIM Global. Paano pag ito dumami ng dumami? Eh, dadami siya eh. Because over the years, pitong taon pa lang kami. Alam mo, pinag-iisipan namin na idagdag sa mga product ngayon, skincare. Lipstick,
Alam nyo kung bakit? Ang mga babae, wa na pira, may lipstick pa. Totoo yan, tama ba? A lot of people, ladies, they spend a lot of money pagdating sa cosmetics. Titiisin na pagkain, basta may pang make-up. Tama ba? Skincare, personal care, dadami ng dadami ng dadami. Pag nagkaroon ka ng 1,000 downline, ano gagamitin product? Eh, syempre, AIM Global. Habang gumagamit sila, kita ka. Kaya habang gamit sila, nagamit ng product, ganito ka lang. Nagko-compute. Nakuha nyo? Last. Tapos na ako. Number 3. Meron kami tinatawag na stair step. Tanong, Georgian, bakit tatlo yan? Mamimili ba kami dyan? Hindi kailangan mamili. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, sabay-sabay kayong babayaran ng AIM Global sa binary, sa unilevel, and stair step. So, ano yung ibig sabihin yan? Iba pa yung kinikita mo dito sa binary na 1515, iba dito sa 10%, 5%, iba pa dito sa stair step. So, 3-in-1. Ang tawag dito, hybrid marketing plan. Dito naman, kailangan lang tandaan, lahat ng products may points. Yung points gagamitin namin for your promotion. Saan ka mapopromote? Dito sa hagdanan na to. Una, pag wala ka pang position, ang tawag namin sa'yo, distributor. Pero yung grupo mo, as bumibili, gumagamit ng product, pag sila nagkaroon ng 10 points, again, yung products, di ba, may points? So, pag bumibili, gumagamit, nagbebenta itong mga to, may points yan, wala? Pag umabot ng 10 points, ladies and gentlemen, ang tawag namin sa'yo, silver executive, may additional 10% overriding commission ka pa. Nadagdagan na naman? Kaya payaman ang payaman ang mga distributors namin sa AIM. Kasi nadadagdagan habang napopromote. Pag umabot ng 100 points, ang tawag namin sa kanila, GE or gold executive, 20% na yan, overriding commission. Pinakamataas na position, global ambassador, 30% overriding commission, 1,000 points naman ang kailangan nila. Tomorrow sa Aranet, I'm sorry, sa Ultra, ang paparangalan po namin, sasabitan ng ribbon, papakitin sa stage, may photo, etc., may program sila. I-entertain namin sila tomorrow, gagastusan ng production para sa mga taong to. Lahat ng napromote na bagong silver executive and gold executive tomorrow. So, papakitin po namin sila sa stage. Tapos may sash. Yung iba dyan, naka-gown. Yung iba dyan, naka-barong. Yung iba, dito bumabawi sa pag-akyat eh, kasi hindi nakakyat ng stage nung high school tsaka college, kaya dito na lang. Pero we give them enough recognition, ladies and gentlemen, to, you know, recognize their effort by working so hard para ma-promote sa marketing plan namin. So, yun yung ano namin bukas, yun yung aming celebration. Maganda rito, ladies and gentlemen, pinakamalaking kumikita dito, GA. 1,000 points nga lang. Baka yung iba, isipin, sir, ang hirap naman niya, 1,000 points. Mahirap yung 1,000 points pag mag-isa ka lang. Kasi kahit mag-isa ka, magaling ka magbenta, pero mag-isa ka lang, mahirap ka mag-GA. Kahit anong galing mo magbenta, kahit babae ka, may balbas ka na, hindi ka pa global ambassador. Kasi meron kami ditong method. Ano yung method namin? Number one, meron kami tinatawag na group sales. Kanino galing yung points mo? Sa group, hindi sa'yo lang galing mag-isa. So, madali lang ma-promote basta may grupo. Kasi, galing sa grupo yung magiging points mo. Number two, no time frame. Pwede ka ma-promote any time, any period. Kung gusto mong ma-promote 10 years from now, bago ka maging SE, it's up to you. Kunwari, 2013 ngayon, humataw ka, ginalingan mo, dami mo nilapitan, naka 1 point ka. 2014, naka 1 point ka pa rin. 2015, igwa 1 point lang. After 10 years, di SE ka. Number 3, no demotion. Ano ibig sabihin nito? Pag nakuha nyo na yung isang position, di na kayo madedemote. Kahit hindi nyo ma-maintain yung level. Wala kaming quota. Which means, pag naging gold naging global ambassador ka, kahit hindi mo maintain yung sales mo dyan, di ka na namin ibabalik sa GE. Clear? Pag naging GE ka, hindi ka na babalik sa SE. Pag naging SE ka, hindi ka na babalik sa distributor. Pag naging distributor ka, wala ka nang babalikan yan na pinakamababa. Oh. Bangin na kasunod. Oh. Number 4, last. Ito, paborito ko sa lahat. Yung no pass up. Ano tong no pass up? Maraming mga tao, like ako, sold out na ako sa idea ng networking nung time nag-join ako. Unfortunately, ang hindi ako sold or hindi ako solve, ang hindi ko makonvince yung sarili ko. Kasi, oh, nakaka-motivate, magagaling yung speakers, makakita ka na may mga kotse, nagkaroon ng result. Ladies and gentlemen, di lang natatapos sa kotse rito eh. You know why? Di lang natatapos sa kita. By the way, yung mga binanggit ko nakabili ng kotse, hindi po ito car incentive ng AIM Global. Wala kaming car incentive. We do not pay for our distributor's car or cars for that matter.
wala kaming car incentive eh. So the mere fact na itong mga binanggit kong distributor earlier, nakabili ng kotse, it came from their own pocket. Kasi ang incentive namin dito hindi car, ang incentive namin travel. Tatlo travel namin, may Asia, may Europe, and may US. All expense paid. Europe, last year, ilan ang pinadala namin? Mahigit 20 na distributor. 2 weeks. 5 bansa sa Europe. Ikot sila. For 2 weeks, bayad lahat ng AIM Global. Sa Amerika, ilan pinadala namin? Mahigit 30. 2 weeks din sila. Pupunta ng Utah, Hawaii, Las Vegas, LA. All expense paid. Hong Kong, ilan pinadala namin distributor? Mahigit 300 na distributor ang nakapunta sa Hong Kong. For 4 days and 5 nights. Lahat bayad. Pati entrance nila sa Disneyland, bayad. Pati pocket money, meron. Lunch or breakfast, lunch and dinner, buffet. Can you imagine? Kaya grabe makakain dahil buffet. Nahihilo na kumakain. Sayang. So, yun yung mga incentive namin. Meron kaming travel. Ang maganda sa US incentive namin, tutulungan ka pa namin makakuha ng US visa. Kasi may partner tayo sa States, di ba? Yung Nature's Way. Susulatan ng Nature's Way, in your behalf, ang US Embassy to give you a visa. And normally, mga kaibigan, we're very proud to tell you, ang visa na kuha ng mga distributors namin, yung pinakamahirap makuha na visa for tourist, yung 10-year multiple entry na visa. Okay? Lahat yan, bigay ng envelope, ng networking. So, yun yung mga incentive namin. Meron kaming travel, kukunin mo lang yung requirement. Meron kaming profit sharing. Pag naging global ambassador ka, you get to be a part of the profit of the whole company. Tapos yung sinabi ko kanina, one of our incentive, yung account mo can be inherited. Should something happen to you, one day should you decide to retire, pwede may pamana to. Or one day should you decide to die, pwede rin. May papamana mo rin yan. Nakuha niyo siya? Pero alam mo mga kaibigan, ako, nung nag-join ako sa networking, ang hindi ako sold out sa idea, is yung sa sarili ko. What if hindi ko kaya? What if hindi ako, you know, madaldal? Lahat ng problema, yung tipong, ang issue na, hindi na yung networking, kasi maganda ba siya? Yes. Objectively, kung titignan nyo, maganda talaga eh. Ayun, ulitin ko, iba lang ang level of acceptance natin, kasi iba-iba belief natin. And what we are saying in AIM Global is that we can never impose our belief down your throat. We respect you. Magustuhan nyo siya, it's okay. If not, it's okay. It's up to you. Pero katulad ko, nakita ko ito na maganda na, ang belief ko noon, paano kung hindi ko kaya? Paano kung mayain ako? Ang dami kong papano. Pero dahil dito sa Now Pass Up, nasolve lahat ng problema. For example, ito ka. O yan. Pag-join mo, ngayon gabi, talaga nakita mo, wow, ang ganda, magbabago na buhay ko. Mabibigyan ko na nanay ko ng kotse. Paparal ko na yung mga kapatid ko magandang eskwelahan. Mapaparital ko na si nanay at tatay dahil dyan. Baliw na baliw ka, grabe, sabi mo, wow. Bibili akong kotse. Walang tint. Kulay black. Kasi may kurtina. Mga ganun. Tapos may banda sa likod. Mga ganun ba? Karwahe, no? Napagawa kong bahay, swimming pool sa sala. Ayan, mga ganun ba? Garahe ko sa kotse, sa kwarto ko. So, baliw na baliw ka, bumili ang global package, pagsakay mo sa bus, grabe, magbabago na buhay ko, yayaman na ako, nag-imagine ka na. Dumating yung inspector, sabi sa'yo, ticket po, payaman na ako. Dating mo na bahay, ligo ka lang, shower, tapos, you know, ayos ka na. Maya-maya, ano, natutulog ka na, bumalik na diwa mo. Ay, magre-recute daw. Dalawa. Eh, nagkataon, dadalawa lang talaga kaibigan mo si A and B. Ang masakit, kamamatay lang ni A, kaya si B na lang. Naalala mo bigla? Naku, mahihain nga pala ako. Naalala mo lahat ng problema pag uwi mo? Nag-ano na yun, subside na excitement mo eh. Naku, mahihain nga pala ako, busy ako, wala akong kaibigan, di ako madalda. Lahat naalala mo na. Nung tinitignan mo yung global package mo, ba't ba ako bumili-bili nito? Para ako nabudol-budol. Ano, pwede ka pa rin ba? Yes. Alam mo, dahil sa no pass up, pwede ka pa din. Bakit? Halimbawa, ikaw mahihain. Pero pwede ka ba makarecruit ng hindi mahihain? Yes, ikaw mahihain yung na-recruit mo, lintik, ang kapal na mukha. Kahit sino nire-recruit. Ikaw hindi madaldal, pero yung na-recruit mo, lintik, makadaldal. Natutulog na, dumadaldal pa. Grabe. Ikaw, hindi ka marunong kumausap ng stranger. Yung na-recruit mo, kumakausap ng stranger, pag pumunta ng jeep, ang binibilang, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Ah, ganun, kapal na mukha, lahat na masalubong sa palengke, kakilala. Pwede ka ba makakuha na mas magaling sa'yo? Yes. Mas maraming kilala kayo sa sa'yo? Yes. Mas magaling kayo sa sa'yo? Mas kapani-paniwala ang mukha kaysa sa'yo? Pwede. Pag naka-recruit ka ng isa, lumaki grupo, naging global ambassador, automatic, kahit ilang isa lang siya,
Pag yun nakuha mo, naging global ambassador, ikaw na kumuha, automatic global ambassador ka rin. Galing, ano? Bakit magaling? May tsamba eh. Eh, kumaka-tsamba ka. Kesa walang tsamba. Nakuha niya ibig ko sabihin? Paano kung makakuha ka ng mas mga ngarap kesa sa'yo? Your job is not to convince people. Your job is to show them this opportunity. Sila makakumbinsin sa sarili nila. Walang iba. Who knows, may mga tao dyan naghahanap talaga ng pagkakataon. Ikaw yung naging instrument. So ang gagawin mo, huwag ka mamimili. Kumuha ka kahit sino. Huwag mong pipiliin, huwag mong sasabihin, ay, huwag kong kunin to, walang pera to. Bakit? Tignan mo yung nag-recruit kay Leo Kaduyak. Kung ang inisip ng sponsor ni Leo Kaduyak, ah, huwag kong kunin to si Leo kasi walang pera to, tricycle driver lang to. Tingin nyo, nagkaroon siya ng Leo Kaduyak na grupo? Eh, laki ng grupo ni Leo Kaduyak. So huwag kang mag-judge, kahit sino, recruitin mo. Kasi hindi natin alam ang utak nila. Hindi mo mas... Ironic na ito negosyo, guess what? Those people you think na madali mong maisasama, na maniniwala sa'yo, good news, hindi maniwala. Yan ang unang-unang magdi-discourage sa'yo. Pero yung mga taong kilala mo na, you know, hindi kayo di-discourage, i-discourage ka, sila pala yung maniniwala sa'yo. Very ironic. Kaya huwag ka mamimili. Look at me, 10 years, 17 years ago, ang na-recruit ko sa isang buwan, mahigit 100. Kasi ang turo sa akin, huwag ako mamili. Recruit ako na-recruit, mahigit 100. Ginawa ko lang by numbers to, nung nakita ko itong bilog-bilog, sabi ko, madali lang yan. Gusto kong lumaki agad ang grupo ko, damihan ko recruit. Kasi may turo eh, hindi lahat maniniwala. So para maraming maniwala, damihan mo ng approach. Dami ko yung approach, 100 sa isang buwan. Mga nirecruit ko, mga kaklase kong presidente ng frat eh. Tawag ako sa kaklase ko, bro, may trabaho ka na? Sabi nung kaibigan ko, wala pa. O sige, kita tayo bukas sa Green Hill, sama mo member mo ha? Sabi niya, bakit? Basta, sama ka, may pagkakitaan. Pagkita namin sa Green Hills, oh, mga kaklase ko, frat, naka-tuck-in, naka-polo, dami nila. May dalang envelope. Biodata, kala nila. Trabaho, ha? Kala nila, trabaho. Upo! Oh, dami ko nadala, 100. Alam niyo ilan na nag-pay in sa 100? Naniwala? Out of 100 plus, naniwala? 3. Tawa kayo, tignan natin sa inyo. 3 lang! Ito, masakit. Una kong cheque, 1,253.90. Initignan ko, sabi ko, yayaman ba kami dito? Balik ako sa sponsor ko eh. Sabi ko, June, pare, tingnan mo naman cheque ko, 1,2. Ngumiti lang, sabi sa akin. Pare, okay lang yan. Ako nga, 700 lang eh. Sabi sa akin. Hindi sa loob-loob ko, naimasmasan ako, mas malaki pa ako. Pero balik na naman ako sa kanya. Pero sabi ko, June, tignan mo na recruit ko, 100, no? 3 lang, naniwala, sabi ko. Sabi sa akin, ngumiti. Sabi sa akin, okay lang yan, bro. Mag-recruit ka pa, maghanap ka pa, sabi sa akin. Ngumiti rin ako, sabi ko. Wala na ako mahanap, June. Nilalayoan na ako ng mga ka-opisina ko sa PNOC, sabi ko, lang ya. Pagpapasok ako dati, nung wala pa ako sa networking, yung mga kapwa ko engineer, nakikihalubilo pa sa akin eh. Nung nag-networking ako, pag ako'y papasok na, at nakakita nila ako, sila palayo na. Buti ko lumalayo lang, bumubulong pa, yan naman si networking, yan na naman. Sabi ko, June, para ako may ketong, nilalayoan na ako. Pati nanay ko, pinalalayas na ako sa bahay namin. Sabi ng nanay ko, tigil-tigil ang networking mo, para kang border dito sa bahay, ha? Buwi ka, magbibis lang, alis ka na naman, tapos ang cheque mo, 1,000. Sabi sa akin ng June, pare naman, okay lang yan, ikaw naman, kaya mo yan. Sabi ko, bro, ang hirap, isipin mo, may re-recruitin ako. Sa dami ng na-recruit ko, ito pumapalakpak. Sabi ko sa loob-loob ko, Lord, eto na. Kasi yung recruit mo, pag pumalakpak, ibig sabihin, interesado, di ba? Sabi ko, eto na. Maya-maya, nagbura yung speaker. Oh. Habang nakatalikod, sabi sa akin, pare, samba CR, CCR lang ako. Tinuro ko, paglabas mo, tiyan kumahan ng ka-CR. Tuwan-tuwa ako. Alam mo, 16 years ago, hanggang ngayon, di pa nabalik. Nag-walk out, ang walang niya. Pag tinatawagan ko sa telepono, landline pa nung araw eh. Pag tinatawagan ko sa telepono, kahit siya yung kausap ko, iniiba boses. Para lang hindi masabi, ang hirap. Meron pa akong recruit, oh. Palakpak ng palakpak. Mamaya, oh, pagkatapos, sabi ko, ano pare, sama ka? Sabi ko, sabi sa akin, maganda ba? Sabi ko, sabi, oo, oh, maganda. Sama ka? Hindi, ikaw muna, sabi sa akin. Mumirit pa eh, pag mayaman ka na. Di ko lang masabi, paano nga ako yayaman, ayaw mo nga sumama. Minsan yung mga recruit natin, ganun ano, sasabihin sa'yo, pag mayaman ka na, eh, paano nga ayaw mo nga? Pero yung June, sabi sa akin, okay lang yan. Sa pikon ko kasi siya, ako, down na down na, siya naman, okay nang okay, nakangiti pa. Sabi ko, ba't ka ba okay nang okay, down na down nga ako? Alam mo, sabi sa akin, tigyan mo to, Georgian, ha? Nung nire-recruit ba kita, naniwala ka kagad sa akin?
Sabi ko, hindi. O di okay lang yan, nakakarma ka lang, sabi sa akin. Sabi sa akin. Pero doon ko na-internalize na normal lang pala na hindi ako paniwalaan. Kasi ako nga, hindi rin naniwala nung una. So nagtuloy ako, from 1,000 naging 11,000, second month ko. Ayun nga, after 3 months, 56,000, I resigned from my work. Sabi ko sa loob-loob ko, I was very young, wala namang mawawala, I can still go back. May fallback ako, resign. 21 nung nag-full-time ako. Ladies and gentlemen, after 11 months, I was driving a brand new car. Hindi ako marunong mag-drive nung bumili ako ng kotse ko. Sabi sa akin ng sponsor ko, magandang problema yan. At least may kotse ka, hindi ka marunong mag-drive. Marami dyan, ang galing mag-drive, walang kotse. Doon nagkakotse ako, binalikan ko yung mga hindi naniwala sa akin, pa isa-isa. Gusto ko sagasaan ng mga walang hiya. Hindi po, binalikan ko kasi, pag may prueba ka na, unti-unti na silang maniniwala. I joined at the young age of 21. Bago ko mag-22, I was driving my car. At the age of 23, I earned my first million. 24, may kondo na ako niyan. Pabalik-balik na ako sa America niyan. All in all, nakapitong sasakyan ako. Dalawang kondo, dalawang townhouse. Not bad. Lahat yung ginawa kong desisyon na hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Basta ang alam ko lang, magbabago ang buhay ko. And lakas ng loob lang ang puhunan ko dito. Yun nga nangyayari sa akin dito. So ako naniniwala na pagpunta niyo dito ngayong gabi, may purpose yan. Hindi natin alam kung sino dito yung gabi-gabi na nanalangin na magkaroon din ng pagbabago ng buhay. Baka ito na yun. Hindi natin alam kung sino dito yung, you know, araw-araw nagre-reklamo, pero araw-araw, pumapasok ka pa din. Di ba? May ganyan eh. Nag-compare ng baon, si Juan at saka si Pedro, pareho silang construction worker. Tuwing bubuksan nila yung sandwich nila, nagko-compare ng sandwich ng baon ba? Si Juan, pag bubuksan niya yung kanya, peanut butter. Pagdating kay Pedro, ham and cheese. Kinaumagan, ganoon naman si Juan. Peanut butter. Pagdating kay Pedro, chicken sandwich. Social. Pagdating na kayo, third day, si Juan, binuksan naman niya yung sandwich niya. Peanut butter na naman, peanut butter. Puro na lang peanut butter. Naiba to niya na. Sabi ng kaibigan, ba't ano ba problema mo, Juan? Eh, paano lagi kong palaman? Peanut butter, peanut butter, peanut butter na lang. Sabi ni Pedro, dali ng problema mo. Sabi mo sa misis mo, ayaw mo ng peanut butter, papalitan mo. Sabi ni Juan, huwag mo madamay-damay misis ko rito. Ako gumagawa ng palaman ko. Ha? Ha? Tama ba? Tama? Oh. Sino yung mga yan? Mga taong araw-araw nagre-reklamo, pero sino gumagawa ng buhay nila? Sila rin. Ladies and gentlemen, no doubt about it, this is really an opportunity. I hope I could just convey to you kung ano yung nasa isip namin, mata namin, feelings namin, para makita nyo lahat, pero at the end of the day, sadly, hindi natin makukuha ng isang upuan lang to. I hope you can come back. Pag-aralan nyo kami, Monday to Friday po, Monday to Saturday po to. Me as part of the training team, pag nakita nyo ako dyan sa lab, you can just, you know, approach me and ask questions. Kasi sayang dahil maraming mga tao na po nagbago ang buhay, but baka hindi nyo alam kasi baka ito na yun. Malalaman nyo lang yan kung susubukan ninyo. Tama ba? So ngayong gabi mga kaibigan, syempre, ang tawag namin normally pag Saturday night, this is an owner's night. And ang nakakatuwa pagka owner's night, in spite of the fact that our owners are very busy, especially the board of directors, they give time para magbigay ng konting insight kung paano, ano nangyari sa InGlobal. And tonight, ladies and gentlemen, you're very fortunate kasi wala ang makakasama natin ngayon para magbigay sa inyo ng mas malaking picture, bigger picture of the business and kung ano talaga at ano ang pupuntahan ng InGlobal, ladies and gentlemen. Without much further ado, join me in welcoming our visionary president, Dr. Ed Cabantog! Oh, Mr. Francis Miguel! Morning! Let's give it up for my partner, Mr. Francis Miguel. Francis Miguel was honored as one of the top outstanding businessmen in Bulacan by the Philippine Chamber of Commerce. Palakpakan naman natin. Sino mga first timer? Can I see your raise of hand? First timer. Huwag kayo mahiya. Sipin niyo, imbis na nanonood kayo ng Die Hard, nandito kayo. Okay, okay po ba yung products? Yes. Okay ba yung kitaan? Yes. Gwapo ba si Georgian? Yes. O tama, iba nagagawa ng pera. Binanggit na rin siguro yung foundation. Guys, para lang sa kaalaman nyo, lahat ng products na bibiling nyo at binibiling nyo, may porsyento rin nakalaan sa Alive Foundation. Alive Foundation means always live in victory every day
may mga charity groups tayong tinutulungan, di ba, na naka-allocate sa mga abandoned kids, mga children with cancer, mga pediatric patients with cancer sa PGH, saka sa iba pang ospital, sa mga matatanda, saka sa mga calamity-stricken area. Kaya habang nilalaklak mo yung produkto, habang ginagawa mo negosyo, you should feel good. Tama po ba? Kasi alam mo, may natutulungan kang taong nangangailangan. Maganda o napakaganda? Meron bang scholarship part? Ngayon, binanggit na siguro sa inyo, for the past 7 years, guys, ang company, we have created 700 multi-millionaires already. 700. Sipin mo, kung i-divide mo yan, 700 divided by 7, that's 100 millionaires per year. Lumalabas po, linggo-linggo, we are creating 2 millionaires per week. Walang giling-giling. Hindi ka paiiyakin, hindi ka pagtatawanan. Dalawa nagiging milyonaryo linggo-linggo. Isipin mo na lang, kunwari this week, dito, dalawa magiging milyonaryo dito. Huwag ka lang kukurap, isa ka doon. Eh, kumbarap ka, hindi ka nakasama. O, huwag ka maingit kasi next week dito naman. O, dalawa rito. Next week dyan naman, dalawa. Next week dyan naman. Eh, Dok, paano yan? Nalampasan ako. Huwag ka mag-aala, babalik din sa'yo. Tama po ba yung ganun? Sipin mo, dalawa nagiging milyonaryo linggo-linggo. Deg pa natin Itbulaga at saka Wheel Time Big Time pinagsama. Walang chamba-chamba. And the good thing is this, 80% ng naging milyonaryo, guys, masa. Ano yung masa? Magsasaka, mangingisda, di ba, mga tambay sa kanto, magbabalot, ex-convict. Di ba, dati lang umiinom-inom sa kanto, ngayon milyonaryo na. Ano ibig sabihin ng grade 4 lang ang natapos, grade 5 lang ang narating, elementary graduate lang, dati lang empleyado sa SM, ngayon milyonaryo na. Ano ibig sabihin po nung kung sila nagawa nila, kayo, kaya mas kaya? 20% na naging milyonaryo, professional. Doktor, dentista, abogado, clinical instructor, teacher, professor, nurse. Dok, bakit ganun? Mas maraming nagiging milyonaryong masa kesa professional. Kaya na sumagot. Kasi mga professional, minsan may pride pa. Tama po ba? Sabi ng professional, regular na empleyado ko. Bisura ako eh. Manager ako eh. 30,000 per month ang sweldo ko eh. Tapos yayayain mo ko sa ganyan na palakpakan, power, grabe, hindi para sa akin yan. May mga ganun ba? O, tignan mo yung katabi mo, ganun yun. Diba? Ayaw pa amin na, ang laki nga naman na sweldo, 30,000, 40,000, 50,000, tanong, magkano natitira? It's not how much you earn, it's how much you save. Sumusweldo ko nga ng 50,000 pesos a month, obvious naman lagi, buwan-buwan, ano kinabukasan mo? Tama o tama? Pag bigla ka nagkasakit ng 3 buwan, hindi ka makapagtrabaho, saan mo kukunin yung pambayad mo ng 50,000 per month? Eh, hindi ka pumapasok. Nagigets mo ba? Guys, this is what I want you to see and realize. Ang goal ko po, when we started this company, 7 years ago, is to create 50,000 Filipino multi-millionaires. Yan ang goal po ng company. Pag nangyari to, ang mahiwagang tanong ko sa inyong lahat, kayo, kasama, hindi kasama? Kasama! Eh, hindi ka sumagot? Hindi ka sumagot! Guys, rule number one that you need to learn from me tonight. Whenever I ask you a question or somebody else would ask you a question, lalo na't sa ikagaganda, ika-i-improve ng buhay mo, dapat sumagot ka ng malakas at masigla. Amen? Yes. Kasi may nakikinig sa taas. Tinitignan kung willing ka ng mabago buhay mo. Eh, wala kang kainik-inik. Di ba sabi ko, gusto ba maging milyon? Sabi mo, okay. Whatever. So ba yun? Sure. Kaya mo, ikaw si Mr. Bean. Di ma-drawing yung mukha mo. Buti na lang uulitin ko yung tanong. May pag-asa ka pa na hindi sumagot. Para hindi ikaw, yung katabi mo yon. Pag nangyari yung 50,000 milyonaryo, ikaw kasama o hindi kasama? Kasama! Tama, kailangan pang takutin. Sipin mo, kapag kayong lahat, 50,000 na milyonaryo, problema yun. Sa akin yung magpapark. Di ba, isipin mo, buong Julia Vargas, ADB, Emerald, parking space natin, magagalit si Robinson yan. Nag-traffic, lahat kayo may kotse. Di ba, lahat kayo, kotse nyo, dala-dalawa. Na-imagine nyo ba yun? Pag-ising mo sa umaga, sabihin sa inyo ng mga helper, kuya, anong kolay ang kotse mo? Yung asul o yung puti? Masarap ba yung ganun pakiramdam?
Ngayon, what I want you to realize, paano mangyayari yung 50,000 na milyonaryo? Okay lang ba ipaliwanag sa inyo? Kasi yung iba, when I usually mention this story, Dok, grabe naman yung kumpanya mo, 700 ang naging milyonaryo for 7 years. Kakaiba yun. Jollibee, pamilyar ba Jollibee sa inyo? McDonald's, Shell, San Miguel, SM, may narinig ka na ba dun? Na 700 na naging milyonaryo for 7 years, mga kumpanyang yun? Wala eh. Chances are, may mga naging milyonaryo din dun. Kaya lang, yung mga naging milyonaryo, milyonaryo na. Tama po ba? Milyonaryo, bumili ng franchise ng Jollibee, 30 million. Milyonaryo na eh. Tapos yung 30 million ng franchise, kumikita pa ng 1 million a month after 5 years. Lalo pang yumama. Ito yumaman, 700, crew ng Jollibee. Crew ng McDonald's, delivery boy ng Pizza Hut, security guard, ex-convict, magsasaka, mangingisda. Saan ka nakakita ng ganun? 2 milyonaryo, linggo-linggo, 80% masa. Ngayon, ang goal natin, maging 50,000 yan. Okay lang ba ipaliwanag? Yes. Okay lang ba kumuha ng halimbawa? Yes. Sige mga first timer, can I see you? First time, okay, Maya. Oh, boss, anong pangalan? Ronnie. Parang di ka sigurado, Ronnie. Ronnie, okay lang ba gamit ka example? Yes. Lahat ng ginagamit ko example, nagiging milyonaryo. Hindi ko alam kung bakit. Okay lang, ituloy natin. Okay, guys. This is what I want you to realize. Before you go home tonight, you're gonna realize, posible pala. Pwede pala akong makasama. Kasi may iba, may maling paniniwala sa gantong uri ng negosyo. Ano paniniwala niya? Ay, yung ganyan, una-unahan yan. Pag nauna ka, ikaw yung malaking kikita. Pag nahuli ka, hindi ka nakikita. Mali po yun. 15 taon na ako sa gantong uri ng negosyo, full-time. 15 years ago, may isang Amerikano po kumikita ng 20 million pesos per month. 15 years ago, I met this person, Amerikano, pangalan niya Nathan. Kumikita ng 20 million pesos a month, siya po nagturo sa akin kung paano magnegosyo ng ganito. Ano po nangyari sa inyong lingkod? At the peak of my career, I was making 1 million pesos per week. I have created a lot of millionaires. 7 years ago, tinayo ko itong kumpanya. At isa-isa kong tinuturo yung experience at natutunan ko mula doon sa Amerikano. Ngayon, ang question ko sa inyo, willing ka bang makinig sa ituturo ko? Yes! Kasi iba, kunwari, nagpunta si Henry C. Sabi ni Henry C, lahat ng gustong maging bilyonero tulad ko, magsiseminar ako tungkol sa pagyaman. Sabi ni Lucio Tan, ako ganun din. Sabi ni Gokong Wei, ako ganun din. Lahat ng sikreto ko sa pagyaman, ituturo ko. Nagsama-sama, Gokong Wei, Lucio Tan, tsaka Henry C. Sa tingin mo, marami makikinig o wala? Madami. Aabutin kaya ito ng 1,000 o hindi? Aabutin ng 1,000 kahit ang bayad pa yan, tigma 500, tigma 1,000. Makikinig at makikinig yan. Kaya lang at the end of the seminar, narinig mo sikreto ni Lucio Tan, narinig mo sikreto ni Henry C, narinig mo sikreto ni Gokong Wei. Sasabihin nila, para kayo maging bilyonero tulad namin, magtayo ka ng mall, magtayo ka ng airport, tsaka magtayo ka ng airlines. Magtayo ka ng bangko. Sabi sa'yo ni Henry C, gusto mo mayumama din tulad ko, magtayo ka ng mall. Magsimula ka sa isang maliit na mall, kahit second hand na mall. Meron ba ganun second hand na mall? Magkano po unang sa mall? Mga 100 million, 200 million. Sipin mo, apply mo man yung natutunan mo sa kanya, kaya mo bang puhunanan ng negosyo yung konsepto ng business niya? Hindi. Sabi sa'yo ni Lucio Tan, para maging bilyonero ka rin tulad ko, abay magsimula ka ng airlines. Airlines? Eh, kanya Philippine Airlines eh. Bumili ka muna ng mga 4 na aeroplano to begin with. Aeroplano? Papunta kang Bicol? Wala ako eh. Nagigets niyo po ba? Makakausap mo man sila ng isang buong araw, ituro man lahat ng sikreto, may aring mapakinabangan mo yung sikreto niya, generic. Ano yung generic? Kailangan masipag. Kailangan konti tulog. Kailangan hataw ng hataw. Oo, pero saan negosyo ko i-apply ang pagiging masipag? Nagigets niyo po ba? Guys, I've been in the industry for the past 15 years. Ang expertise ko, network marketing. Francis Miguel has been in the industry for more than 20 years of his life. Successful experience. So yung ituturo namin, specific sa gantong uri ng negosyo na pag in-apply mo, pwede kang kumita ng milyon. Amen? Yes. Hindi generic. So guys, ang goal ko, ma-realize nyo na lahat kayong nakaupo at nakatayo, pwedeng mapasama sa 50,000. Ang question ko, are you willing to learn? Yes! Nakita na yung marketing plan, tinuro na, hinimay-himay na ni Georgian. Palalawakin ko pa, what if, ano kaya, Ronnie, na taga? Binangonan?
Rizal, anong probinsya mo, Ronnie? Rizal lang. Rizal lang. Okay. Kunwari, ito si Ronnie. Okay? What if mangyari sa ito? Ano tok yung mangyayari kay Ronnie? What if, number one, nag-join? Diba? Sabi nga nila, pag gusto, laging may? Gawan mo lang? Paraan. Magkano lang yun? Diyos ko po, 788,000. Ilang 8,000 na dumaan sa palad mo? Hindi ka naman yumaman. Ano ginawa mo sa 8,000? Pinambili ng tablet, pinambili ng cellphone, pinambayad ng utang, pinang gimmick, pinang sugal, kung ano-ano, pinang bakasyon. Hindi mo ikinayaman. Ito, 8,000. Pinasok mo sa Globa. Tignan mo ito. What if, number two, what if nag-refer ka ng dalawang friends? Meron ba mga kaibigan? Yes. Meron bang Facebook? Yes. Ang friend sa Facebook, daan o libo? Isipin mo yung itsura mo ngayon, libo? Tignan mo yung katabi mo, may libong friends? Kung yung Facebook na walang kitaan, umabot ng libo ang friends. What more kung meron pang kitaan? E di masaabot talaga ng libo yan. Tama o tama? What if, number three, yung dalawang sumali sa yung friends, siyempre kaibigan mo yan eh. Ngayon, you now have the responsibility, tulungan mo yung dalawa. Yung dalawa, makakuha din ng dalawa tulad mo. Para fair lang. Okay po ba yan? Yes. Review, sumali ka. 8,000, kumuha ng dalawa. Yung dalawa, tinutukan, sinuportahan para makakuha ng tig. Na dalawa. What if gawin mo yan on your first month of doing the business? Unang buwan. Pagsalpak mo sa negosyong to, ngayon, February. Am I clear? Yes. Number four, what if on your second month, huminto ka na, ay, hirap pala nito. Hinto ka na on your second month. That would be on March. Number five, bago ka huminto, you make it a point, maduplicate. Ano dok yung maduplicate? Gayahin ka nila. Lahat ng ginawa mo, gagayahin nila eksaktong-eksaktong-eksakto. Okay po ba yun? Yes. Balagan natin si Ronnie. Today is February. Okay? March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. Ronnie, may asawa wala? Ilan? Ilan ang anak? Ilan ang anak? Tatlo. Okay? After 12 short months or 1 year, ano na kaya itsura ni Ronnie? Okay, tingnan nyo to. Masunod rin si Ronnie. Nag-join. Ginawa ng paraan. Nag-refer ng dalawang kaibigan, ayan na, sa tulong ng upline ni Ronnie at sa tulong ni Ronnie, tinutukan nila yung dalawa, makakuha po ng tig. Ilan na po yun? Apat, naging apat na. Ayan na. Eh, kasiging March na. Ano gagawin ni Ronnie pagdating ng March? Huminto na si Ronnie, kumita na ako eh. 1-5, 1-5, 1-5. Ang dami ko ng 1-5 yan eh. May 500, 500. Diba? Ilang 1-5 na yan. Kumita na ako. May products pa ako. Okay na yan. Huminto na si Ronnie. Ano ngayon nangyari? Yung dalawa, ginaya siya. Ano ginawa ng dalawa? Tinutukan yung tig na dalawa nila, yung apat, para makakuha ng tig. Naging walo, huminto na rin yung dalawa. Yung apat, ginaya yung dalawa, tsaka si Ronnie. Tinutukan yung tig na dalawa nila, nandun sa walo, para makakuha ng tig. Naging 16, huminto na. Kumbaga sana sabi ni Ronnie dun sa dalawa, oh, walang iwanan, ha? Ginawa ko yung trabaho ko, yung sabi ni Doc Ed. Kumuha ng dalawa, tinutukan ko kayo makakuha ng tigda dalawa. Ngayon, kayong dalawa, wag na wag kayong hihinto hanggat yung sa dalawa nyo, hindi nakakakuha ng tigda dalawa. Kung di, babalik ako, sasaksakin ko kayo. Tinakot ni Ronnie. O ngayon, dalawa natakot, tinakot din yung apat. Yung apat natakot, tinakot din yung walo. Di ba na nangyari? Yung walo, tinutukan yung 16 para makakuha ng tig. Naging 32, huminto na rin yung 8. Bilisan na lang po natin. Naging 64, naging 128, naging 256, huminto. Naging 512, 1024, 2048, 4096, huminto. After 1 year, si Ronnie may more than 8,000 na tao. Parang Facebook. Ang kilala mo lang, yung inaccept mo. Minsan nga, inaccept mo, hindi mo pa talaga kilala eh. Pero yung friends ng inaccept mo sa Facebook, pasok o hindi sa'yo pasok? Pasok, ganun din dito. Baka ang kilalang ni Ronnie, yung nandito dito. Dares, hindi na pamilyar sa kanya. Pero makikita pa rin sa website. Guys, pag nangyari sa itong nangyari kay Ronnie, after 12 short months, kumita ka na ng 3.6 million pesos or nag-average ka ng 300,000 pesos per month. Maganda o napakaganda?
300,000 per month, Ronnie. Pwede nang bumili ng bago asawa. Meaning, babaguhin lang, pagagandahin, dadamitan, bibigyan ng alahas, ibibigyan ng bagong bahay, ng bagong sasakyan. Yan yung bagong asawa. Hindi na yung luma kasi gumanda na eh. Bakit? Kumikita na eh. Dati hindi mo na i-date. Ngayon na i-date mo na. Diba? Dati palengke lang ang pinupuntahan. Ngayon, Green Hills na. Green Hills lang eh, no? So kung kumita ng 300,000, pwede? Pwede. Guys, konting common sense at logic. Huwag mo isipin na yung unang buwan mo, 300,000 kagad. Ano ho? Okay, siyempre unang buwan, di ba 2.5 lang yan? 2.5 lang yan. Yung bulk ng kinita mo, banda rito sa ilalim na mas maraming tao. Kaya sabi ko, average. Am I clear? Balikan natin to. What if? Eh, Doc, what if to begin with, si Ronnie nag 3 heads? Di ba? Ronnie 1, Ronnie 2, Ronnie 3. Doc, ano ba nangyayari pag nag 3 heads? Listen to this. Nadodoble yung income with the same effort. Nadodoble yung kita. So kung si Ronnie nag 3 heads, hindi 3.6 yan. This would be 7.2 million or nag-average si Ronnie ng 600,000 pesos per month. Maganda o napaganda? What if si Ronnie hindi nakontento sa 3 heads? What if si Ronnie nag 7 heads? Pwede ba yan? Maximum lang po tayo hanggang 7 heads lang kada pangalan. Ngayon, kung siya nag-7 heads, hindi na doble yan. Times 3 na yan. Hindi ko na ho isusulat kasi yung iba naglalaway na dito pa lang eh. Baka pag sinulat ko yung times 3 dito, iuntog na yung ulo sa panera. Ngayon, balikan natin to. Ronnie, ang kaibigan ba? Dalawa lang. Hindi lang, di ba? What if sa loob ng isang taon, ang nirefer ni Ronnie, 12? Posible o hindi? E di kung 12 nirefer niya, mas malaki rito ang pwedeng kitain. Tama o tama? What if si Ronnie ay hindi po huminto? E pero inikisang ko yun. February lang siya nagtrabaho, March hinto na eh. What if pagdating ng March, meron siyang dalang isa? April, 3. Di ba? May, 4. June, 1. July, 3. August, 5. September, 1. Nagigets siya po ba? Kung hindi siya huminto on the second month, edi mas maraming tao, mas malaki rito pwedeng kitain. Tama o tama? What if yung mga taong sumali sa iyo, hindi rin huminto on the second month? Walang ikis. Active every month. May bit-bit na isa, may bit-bit na tatlo, may bit-bit na dalawa. E di mas malaki rito, pwedeng kitain ni Ronnie. Tama o tama? What if may dumating? Hindi nga nakilala. Eto na. Guys, yung kinumpit ko, binary pa lang. Wala pang Unilevel stair step trip to US, trip to Europe, profit sharing. What if kalahati ng grupo ni Ronnie, pagdating ng alas 5 na madaling araw, nagkakape? Ang iniinom na kape, libeng. May points wala? Yeah. Eh, mas malaki rito pwede kitain. Tama o tama? Yeah. What if yung mga kababaihan sa grupo ni Ronnie, nagpapapute at nagpapaganda? Lumalaklak ng perfect white, pinalulunok white light? Lapot nun. Di ba, pag inuman ng white light, bumara. E di, mas malaki pa rito pwede kitain. Tama o tama? What if yung iba may sakit sa puso, mahina yung puso, umiinom ng Vida. Nagpapapayat, may diabetes, umiinom ng Vida. Maganda po ba yun? E di, may points sa wala? E di, mas malaki pwede kitain. Tama o tama? Eto na. What if somewhere down the line, hindi nakilala ni Ronnie? Anti-Paul ba? Saan? Binangon. May sumali dito, may sumaling tao, hindi nga nakilala. Presidente ng mga taga-binangonan sa Hong Kong. Posible o hindi? E kabubukas lang natin ng Hong Kong nung isang linggo. Mainit-init pa, branch ang tinayo ng company doon, available lahat ng products. What if somewhere down the line sa kabila, may sumali presidente ng mga taga-binangonan sa Singapore? E bukas din tayo sa Singapore. Tanong, sa Hong Kong at sa Singapore, may tao wala? Pwede bang i-alok yung product sa kanila? Yes. Pag sila sumali, pasok ba sa'yo o hindi? Yes. Tignan mo to, ha? What if dumating yung time si Ronnie kumikita na ng 600,000 per month? Sabi ni Ronnie, ang sarap pala nito. Araw-araw magbubukas lang ako ng laptop. Tapos may mga points na pumapasok. May 1515, may repeat binary, may Unilevel, may Starship, may kita ko. Ano ginawa ngayon ni Ronnie after one month na kumikita ng 600,000 per month? Ginasto. Sabi, what if yung asawa ko, dalhin ko sa Boracay yung buong pamilya ko. Lustayin ko tong buong 600,000, ramdamin ko to, gastasin ko lahat.
hindi nagtrabaho si Ronnie for 1 month. Dinala yung asawa at mga anak sa Boracay. Ginastos yung 600,000, eh yung grupo niya gumagalaw. Habang si Ronnie at yung pamilya nagbabakasyon, tanong, may kita wala? Isipin mo, nagbabakasyon, may kita. Sabi ni Ronnie, ang galing naman pala nito. Habang nagbabakasyon, kumikita pa rin. What if, mga anak, asawa ko, what if matulog tayo ng isang buwan, walang gisingan? Tignan lang natin kung may gagalaw. Eh, gumagalaw pa rin yung nasa ilalim habang natutulog. So, habang tulog si Ronnie ng isang buwan, walang gisingan, si Ronnie, may kita wala? Meron pa rin. Sipin mo, gawin mo ngayon sa trabaho mo. Magbakasyon at matulog, tignan ko lang kung may kita ka. Huwag mo na subukan, si Santi ka. Bakit? Dok, bakit gumagalaw? Eh, siyempre, yung mga taong dito, habang gumagalaw, kumikita, hindi. So, kung sila kumikita, mapipigilan mo ba yon? Hindi. Pwede bang tawagan ni Ronnie, huy, pwede ba tantanan mo na yan? Kumikita kasi ako eh. Di ba kumikita ka? Hinto mo na yan. Kung sila kumikita, hihinto, hindi. Habang sila hindi humihinto, si Ronnie, yung pagkita, hihinto din ba? Hindi. Eto na ngayon. Pagdating po ng 2006, sinimula namin yung kumpanya sa bansang Pilipinas. Pagdating po ng 2010, umarangkada tayo, nagbukas tayo sa Brunei tsaka Singapore. Pagdating po ng 2011, tayo po yung nagbukas sa Taiwan tsaka sa Hawaii. Ang Hawaii po, part na ng United States of America. Okay? Pagdating ng 2012, tayo po yung nagbukas sa Nigeria, tayo po yung nagbukas sa Korea, tayo po yung nagbukas sa... Ayan, pagpasok ng 2013, tayo po yung nagbukas sa Hong Kong. Within the next 6 months, ang bubuksan po natin, guys, Ghana. Bubuksan po natin, Malaysia. Ang bubuksan po natin, Indonesia, Kuwait, Qatar, tsaka isa pang bansa. Ang tanong, yung mga bansa binanggit ko, may tao wala? Yeah. Guys, Indonesia, ang tao po sa Indonesia, 240 million. Ang tao sa Nigeria, 200 million. Ang tao sa Malaysia, 30 million. So yung sinasabi kong 50,000 na magiging milyonaryo sa Pilipinas na Pinoy na sasali sa AIM Global, kaya o kayang-kaya? Kaya. Siguro ko yung negosyo natin, pang Ortigas lang, mahirapan tong 50,000. Tama po ba? Kung yung pwede mong rekrutin at bentahan pang Ortigas lang, ay mahirap yung 50,000. O kaya yung pwede lang rekrutin at bentahan ng product pang Pasig lang, ay mahirap yung 50,000. O kaya yung pwede mo lang rekrutin at bentahan pang Pilipinas lang, ay mahirap yung 50,000. Kaya nga pangalan ng company, AIM? AIM? Hindi AIM Ortigas. Hindi AIM Pasig. Not even AIM Philippines. Not even AIM Asia. Pangalan ng company, AIM Global. Yung produkto ba, mapapahiya ka o hindi? Hindi. Billion dollar company, Nature's Way. Yung bago nating product, Vida, ang nag-supply ng active ingredients, billion euro company, DSM. Pansinin niyo mo, nakikipag-partner sa AIM Global, ha? Billion dollar company sa US. Billion euro company sa Europe. Yan ang pumapartner sa AIM Global. Tapos ikaw, wala kang billion, nagdadalawang isip ka pa. Tama o tama? Tama. Kung yung mga billion dollar euro companies nga naniniwala sa AIM Global, ikaw pa, ayaw mo pa maniwala. So, ano ibig sabihin nun? Kung ito ang mangyayari sa'yo, Pilipinas man at lalagos sa iba't ibang mga bansa, yung 50,000 na milyonaryo, kaya? Huwag ka tayo lumayo sa Facebook mo. Yung Facebook mo ba, lahat puro taga-Pilipinas? No. Tanyo? Kung yung website na picture-picture na tagtag, like lang ng like, walang kitaan, umabot ng ibang bansa yung friends mo? Ito pa kaya na may kitaan? Ito lalong aabot ng iba't ibang mga bansa. Tama o tama? Tama. Ang kailangan lang, maniwala ka. Ang problema sa iba kasi ayaw maniwala. Sabi mo sa katabi mo, huy! Maniwala ka! O, pagtulog na, hindi talaga maniniwala yon. Kailangan lang maniwala ka. Isipin mo nga yung ayaw maniwala, may Facebook na libo ang ano, friends na umabot na iba't ibang mga bansa. Ito pa kaya? Guys, bossing pakibura. Guys, I'd like to finish this with a story. Ito yung kauna-unahang story natutunan ko mula dun sa mentor ko na kumikita ng 20 million pesos a month 15 years ago. Okay lang mapakinggan? Yes. This is about belief, tungkol sa paniniwala. Okay? There, many years ago, a group of doctors, scientists, biologists, mga marine engineers, mga marine biologists, mga espesyalista sa buhay sa dagat.
They gathered all together. They want to find out kung gaano ang itatagal ng buhay ng mga shark. Everybody say shark. Shark. Nakakita na ba kayo ng shark? Yes. Di ba nakakatakot? Di ba nasa seawater sila? They gathered 10 sharks from the deep blue sea. Hindi mo ako magaling mag-drawing, imagine nyo na lang po, shark to. Ayan, kunwari shark yan. O, di ba ang liwanag shark na shark? O, yeah, may dimple pa. O, mukha bang shark? Mukhang daeng. Okay, imagine nyo na lang, shark yan. Okay? They found out, baseline report, baseline data, a shark, according to studies, can survive nang walang kinakain pagkain for 6 months. So, naginawa na, they gathered 10 wild sharks. Each and every shark, nilagay nila sa swimming pool. So, imagine mo, may mga swimming pool pa dyan. May shark. Sampu sila. Ano ginawa? Ginutom yung shark. For 6 months. Yung shark, malito-lito na. Yung pagka lumalangoy, patagilid ng ganyan. Ganyan yung mga isda eh. Pagka nanghihina, inaantok, patagilid na kung lumangoy. So, after 6 months, gutom na yung shark. Paikot-ikot na lang dyan. Yung mga doctor, scientists, biologists, mga experts sa marine, naglagay ng pagkain ng shark. Ano may pagkain ng shark? Fresh bloody meat. Karne na madugudugo pa. Pero naglagay ng harang yung shark, yung mga scientists. True story po ito. Naglagay ng harang. Transparent glass wall. Nakikita ng shark pero hindi makakain kasi may harang. Maliwanag po ba? Ano nangyari nung nilagay yung pagkain? Nakakita ng shark. Na-detect ng shark. Sabi ng shark sa sarili niya, I'm so hungry. I want to eat this meat. Anong ginawa ng shark? Charge! Bumuelo pang ganyan. Charge! Blug! Nauntog. Dumugo yung ulo niya. Sabi niya, ba't hindi ko makain? Ano meron? May harang. Ano kaya yun? Sabi niya, I want to eat this meat. Charge! Blug! Kabila naman, nabukulan. Duguan na yung ulo ng shark. Ano nangyari doon sa shark nung naging duguan? Parang tao. Nadala. Anong sabi ng shark? I cannot eat this meat. Hindi ko makakain tong karne. May harang. Kawawa naman ako, baka mamatay ako sa gutom. Yan ang sabi ng shark sa sarili niya. Pagdating ng 7 months, umabot ng 7 months yung shark. Ano ginawa ng mga doctor, scientist, marine biologist, expert? Tinanggal yung transparent glass wall. So, pwede nang kainin ng shark. Tama o tama? Pwede nang kainin kasi yung shark, lalangoy-langoy na yan eh. Yung karne, floating na yan eh. Pag ikot ngayon ng shark, yung karne, tumama sa buntot. Pero sabi ng shark, I cannot eat this meat. Hindi ko pwedeng kainin yung karne. May harang. Mabubukulan lang ako, I might die of hunger. Nadaya na ng todo-todo. Pag ikot ng shark, abay tumama yung karne sa katawan. Pero sabi ng shark, I cannot eat this meat. Kawawa naman ako. Mabubukulan lang ako, I might die of hunger. Dalang-dala na kasi. Pag ikot ng shark, tumama yung karne sa bibig. Pero sabi ng shark, I cannot eat this meat. May harang. Mabubukulan lang ako, I might die of hunger. Baka ako mamatay sa gutom. At the beginning of the 8th month, yung shark died of hunger. Namatay sa gutom na yung pagkain halos nasa bibig niya na. Dalang-dalang-dala na. Parang ibang tao, sinabi na nga dito grade 4 lang naging millionaire. Ayaw pang maniwala, ikaw high school graduate ka naman. Parang ibang tao, sinabi ko na nga delivery boy ng Pizza Hut, kumikita ngayon 400,000 naman. Ayaw mong maniwala, ikaw empleyado ka naman, di ka delivery boy. Mas gwapo at mas maganda ka pa kasi nagiging millionaire dito eh. Ikaw, ang kulang lang sa'yo, ano kulang sa'yo? Bagong kaalaman. Tama po si Ka-Ernie Baron, knowledge is meron kaming ginagawa sa InGlobal na hindi mo pa ginagawa. Meron kaming nalalaman na hindi mo pa alam. Kaya sa amin, nagkikreate kami ng 2 milyonaryo linggo-linggo. Na kung malalaman mo yung nalalaman namin at gagawin mo yung ginagawa namin, tsak mapapasama ka dun sa 2 milyonaryo linggo-linggo. Amen? Yes. Balikan natin istorya. I told you in the beginning, this was a true story. They gathered 10 sharks. 8 sharks died of hunger. 2 sharks. 2 sharks took the risk. Sabi ng 2 shark, eh ano kung mamatay, maduguan? Eh ano kung mauntog uli ako pag sinubukan kong kanin yung karne? Eh ano
kung dumugo ulit yung ulo ko sa pagsubok para kainin yung karne, at least mamatay man akong lumalaban. Hindi ako mamamatay ng walang ginagawa, naiisipin ko lang, ano kaya nangyari kung sumali ako sa AIM Global? Siguro na bago na buhay ko. Siguro yung mga anak ko mas maganda buhay. Siguro yung asawa ko hindi ako iniwanan. Two sharks took the risk. Two sharks grabbed the meat. They survive. At the end of the day, it's about belief. Kung naniniwala ka na kaya mong gawin to, which I'm sure, and I'm telling you right now, lahat kayo kaya niyong gawin to. Naniniwala ko lahat po kayo may P. Naniniwala ba kayo doon? Lahat kayo may P. Ano yung P? Hindi po pera. Lahat kayo may potensyal. Lahat kayo may potensyal. Ang problema sa potensyal ng iba, nababawasan at nawawala. Bakit? Kasi laging duguan. Parang yung shark. Lagi nauuntog. Sabi kasi ng tatay ko, black sheep daw ako eh. Sabi ng nanay ko nung maliit ako, ako daw yung pinakawalang kwenta sa mga anak niya. And that's the truth. Familiar ba yung mga ganon? Akala nyo napapanood yun lang sa mga pelikula at sa telenovela. Hindi, true story yan. According to the Department of Social Welfare, DSW, a Filipino, tayo mga Pinoy, at the age of 20, Ronnie, ilan taong ka na? 40 plus na. Doble kayo ng 20. Tingnan nyo ito, ha? Tingnan nyo kung totoo. According to them, research and survey, Filipinos at the age of 20, dagdagan mo pa ng 30, they have heard negative things about themselves 200,000 times. Dok, ang dami naman yan, negative tungkol sa sarili nila, 200,000 times. Totoo po. Yung mga may bata dito, may mga anak, taasan kami ng mga may anak. Diba, kunwari, anak mo, 2, 3, 4, 5, 6 years old, makulit o hindi? Bilang magulang, ano sasabihin mo, pagyamot na yamot ka, anak, tumahimik ka ka dyan, dal mo. Nangyayari hindi? Anak, ba't mo kinain yan dahon? Hindi pagkain yan. Anak, ba't ka nagpupo dyan? Nandun ang ano, kubeta. Anak, ba't ka nagwiwi dyan? Nandun ang kubeta. Ba't ka nagwiwi? Eh, bata nga eh. Dapat turuan. Nangyayari hindi? Anak, ba't mo sinapak yung kapatid mo? Hindi maganda yan. Nangyayari hindi? O, pag lumaki-laki yung bata, ano yung sabihin? Anak, ba't ang tamad-tamad mo? Ba't ayaw pag gumising? Eh, paano? Gabi mo na pinatulog. Di ba, dapat maaga mo pinatulog para maagang gumising. Eh, gabi mo na pinatulog ng todo-todo, panghali na kung gumising. Kanino kasalanan? Sa matanda, huwag mo isisi sa bata. Walang alam yun eh. Nagigas mo ba? Pag lumalaki yung bata, anak naman, ba't late ka sa school? Lagi ka nalang late. Pag laki mo, ganyan ka. Pamilyar hindi? Oh, yung mga naririnig natin sa bahay. Pag lumalaki pa, anak naman, ba't ako pinatawag ng principal? Binusuhan mo rin yung teacher mo. Lalaki yung anak mo, sabi mo, kalalaki mong tao, binusuhan mo yung teacher mo. Eh, yung anak mo, eh, yung teacher mo, lalaki. Delikado yun. Anak naman, grade mo sa Filipino, 73. Filipino ka naman, ah. Ano ka, Koreano? Oh, pag lumaki pa, yung anak mo, anak, pag high school na, anak, balita ko, crush mo daw yun, ah. Oh, nga po, nai, crush ko yun, eh. Huwag ka na mangarap, di ka sasagutin ng pangit ka, eh. Nangyayari, hindi. Di ka liligawan nun, pangit ka, eh. Pag nangarap-ngarap ka pa, tay, gusto ko pag ako nag-college, gusto ko sa Ateneo, gusto ko sa UST, wala tayong pera. Huwag ka na dyan, doon ka na sa public school. Pamilyar o hindi? Positive, negative? O, pagka-graduate ng high school, huwag ka na mag-college. Wala sa lahi natin nagka-college. Vocational, vocational, magtabaho ka na sa McDo, Jollibee, dyan ka na lang. Mag-OJT ka na, mag-call center ka na. Positive, negative? Pag bukas mo ng TV, ang pinapanood, positive, negative? Ay, bihira na ngayon ang balitang positive. Ang mga chismis ang pinag-uusapan, puro negative. Tama o tama? Scandal. Ilang taon na, nasa cellphone mo pa rin, ayaw mo pa rin burahin. Tama o tama? Bakit? Ang ganda eh. Wala pang bagong scandal para ipalit sa cellphone ko eh. Diba? Sipi mo, scandal 8 years ago, pinapanood mo pa, pinag-uusapan pa rin, ganyan ang negative. Pero pag positive, security guard, nagsole ng 1 million sa nakaiwan, ay wala. After 2 days, kalimutan na yun. Pero pag negative, pinag-uusapan yan, tapos na. Diba? Tama si GMA, tapos na eh, kinukulong pa rin. Negative eh, pinag-uusapan at pinag-uusapan pa rin. TV pa lang yan, eh dyaryo, pagbasa mo sa dyaryo, ano pinag-uusapan? Positive, negative? Huy, we're living in a negative world. Ang mga pinaiikutan natin mga bagay-bagay, sitwasyon, negative.
Tapos ikaw, papasok ka sa teritoryo ng AIM Global na lahat kami dito, puro positive. Hindi ka pa sumasali, pinapalakpakan ka na. Diba? Hindi ka pa sumasali, power. Diba? Sa trabaho mo ba ganyan? Pag tinanong, magkano sweldo mo? Power. May natin na ba? Power. Grabe, wala. Diba? Pag pumasok yung presidente ng kumpanya, ganyan ba? Isang palakpak. May ganun ba? Pag pumasok yung may-ari ng kumpanya, ano ginagawa mo? Kunwari, may ginagawa ka. Diba? May sakit kang AIDS. As if doing something. Ayan na si boss. Ayan si boss. Kunwari, may ginagawa ka. Facebook. Facebook. Like. Like. Tag. We are living in a negative world. Tapos papasok ka sa kwarto ng AIM Global na kami, puro positive. Na kami, hindi ka pa umaasenso, tinutulungan ka na namin mabago yung attitude mo patungo sa pag-asenso. Sa tingin nyo yun, maganda o napakaganda? Maraming nagsasabi, para umasenso Pilipinas, pag-igihin ng turismo. Naniniwala po ko ron. Maraming nagsasabi, para umasenso Pilipinas, tanggalin ang korupsyon. Naniniwala rin po ko ron. Pero sa akin, bilang isang negosyante sa gantong uri ng negosyo, network marketing, direct selling, multi-level marketing, naniniwala po ako, para umasenso buong Pilipinas, kailangan buong Pilipinas mag-AIM Global. Isipin mo, sabi mo, Dok, paano pag maubos ang buong Pilipinas? Sige, maubos buong Pilipinas, yung buong mundo, maubos mo ba? 7 billion ang buong mundo. 95 million lang ang Pilipinas. Sabi ko nga eh, Nigeria 200 million eh. Indonesia 270 million eh. What if sa grupo mo, manggagaling yung top earner ng iba't ibang mga bansa? Pwede, pwede. What if sa grupo mo manggagaling yung magbubukas ng India na may 1.1 billion population? Pwede o pwede? Sipin mo, India, 1 billion ang population, 1% na lang yan makakuha natin. Million-million pa rin yun. Guys, on that note, all you need to do, before you go to sleep, lahat ng mga sinabi ko, sinabi ni Jurgen, sinabi ni Doc Boots, bulay-bulayin, nilay-nilayin mo. What if kahit 10% lang na sinabi namin, mangyari sa'yo? Sa tingin mo, ano na kaya buhay mo next year? And today is a new year. It's the year of the water snake, the first year for the risk taker. So kung risk taker ka, ito yung taon mo. Kung hindi ka risk taker, it's about time maging risk taker ka this year. Thank you very much. You've been a wonderful audience. God bless AIM Global. God bless each and every one of you.